itu ibarat tampil nanti yang kumpang no tampil nanti yang pemakai yang sepuluhan owner. So ano ba ibig sabihin niya? Sabi niya owning and possessing yung pangmamayari at saka pag-iingat ng baril eh marami mo responsibilities na dapat natin gawin. Siguro mag-mic na rin ako, puputuloy. Anyway, so, yung mga duty center na, pag sinabing duty, ikaw mismo gagawa. Pag sinabing responsibility, pwede mo iutos, di ba? Okay. Now, dito sa bansa natin, ang pagmamay-ari at pag-iingat ng baril ay hindi karapatan. Dito, privilegio lang na ibinigay ng gobyerno. Ibig sabihin, kung hindi ka qualified na magkaroon o mag-possess ng baril, hindi po pwede. Kaya marami tayong requirements. So ngayon, may bagong batas na naman, dati 10 yung requirements, nagdagdaga ng isa, 11 na ngayon ang requirements natin. Okay. Now, kaya dito, mas i-qualified ka, kapag hindi mo na-comply yung mismo mga requirements, eh hindi ka rin magkakaroon ng possession ng pagmamayari ng baril. Yun. Ah, bago natin simulan, ang tawag ko kasi nila sa akin, A50. No? Pero ang talagang pangalan ko, Claudio at Tagapasay. Okay. Now, ako din mo, member ng Advisory Council ng Firearms and Explosive Office at ako yung sekretaryo nila. Ako rin ho yung presidente at founder ng Philippine Institute of Firearms Instructor Association. Yung lahat ko nagtuturo ng gun safety seminar doon sa mga mag-aapply ng LTOP, mga kasamahan ko sila. At huli ho, ako rin yung presidente ng Center for the Philippine Pro Shooters Association Gun Club sa BFOs Paranaque. 22 years na ho kami sa December. Ay, okay. Now, ito ho ang buwan natin kalilimutan. Ang baril po kasi, machine. Kaya namin sabi, tawag niya, machine gun. Eh, no? Ibig sabihin, pagka machine, kinakailangan niya ni maintenance. Hindi ho yan para bibili mo. Wala akong makinang hindi nasisira. Makotse yan, kahit anong klaseng makina. It requires maintenance. So, kinakailangan mo, skill. Sabi nga kanina dito, kung may baril ka at hindi ka sanay, huwag mo nalang bunutin. Diba? Kasi kung hindi niya alam na wala, kung alam niya wala kang baril, na meron kang nakakonsin, baka patukan ka nalang noon, hindi ka magkarilin. Kaya sa akin, no, kung self-defense ang purpose ninyo, dapat mas magaling kayo sa bago rin sa inyo. E paano kayo mananalo kung mas magaling sa sayo? Diba? Second, remember, sabi nga ko na ang gamit ng baril, defense. Hindi mo alam kung kailan, sino, at saan. Kaya ambos. Wala akong magaling sa ambos. Diba? Ayun. Kaya ka na kailangan, no? Familiarization is very important sa baril. Kinakailangan mo din skill. Ibig sabihin nila, ang paggamit pala niyang dalubhasa. Para kung ano, hindi po pwedeng bibili ka ng baril, tapos meron kang 50 bala, ipuputok mo, itatago mo na, hindi ho sa ganun. Ngayon, ito ho. Bali. So, requires maintenance. Okay? Meron ho mga baril, maraming klase baril na ngayon. Meron simple lang, may complex, di ba? At pagkatapos, pag handgun, rifle, shotgun, available in different purposes. Sabi nga kanina, ano ang purpose? Bakit gusto natin may baril? Basically, ho, apat yun. Number one, sabi na, ho, self-defense. Ang tanong, self-defense saan? Sa labas ng bahay o sa loob? Pwede ho magkaiba ng baril. Diba? Pangalawa, gusto niya, sports. Pangatlo, koneksyon. May pang-apat pa ho yan dahil sa kanyang trabaho. Okay? Kailangan niya ang baril. Meron pa ho palima yan. Eh bakit kami baril? Hindi ka naman sports. Hindi mo naman kailangan ng defense. Wala lang. Kasi natatanda ko yung tatay ko nung araw, may baril. Eh may sobra akong pera. Eh, bumili lang ako. Anong gagawin? Wala lang. Andyan lang. Pwede rin gano'n. Diba?
Now with this, sabi nga, ito yung bibilisan na lang natin. Number one, fundamental ng firearm safety. Diba? Sabi nga, handgun, sabi nga, handling of firearms safely is another important factor. Sabi nga, ang baril, hindi nagsasabi, oh, huwag tayo magbaril. Kasi guns are dangerous. Hindi ho ako na yun yung alakon. Yung baril, lagay mo ng bala. Ikasama mo, huwag mong isip, lagay mo sa lamesa. Kahit 10 taon, it will do no harm. Diba? Nagiging dangerous ng baril, if it falls in your own hand. Nung humawak, hindi marunong. Marunong ha, iba pa yung sanay. Pangalawa, nagiging dangerous siya, maski na pulis ka, shooter ka na, talagang world champion ka na, pwede maging dangerous na yung baril mo. Kasi if you are on the wrong frame of your mind, galing ka, galit ka, lasing ka, di ba? Pwede maging dangerous yung baril. But the gun itself, basta ho may proper maintenance, hindi ho siya dangerous. Nakabalita tayo ng baril, bumagsak, pumutok eh. Ano ibig sabihin nun? Kulang ka sa maintenance. Eh, lalo ko yung mga 1911, talagang ganda ng framework niya. Pag kulang mo sa lamisin, pagputok yung susunod na bala, ayaw niya. Kasi, wala rin lamis. Parang kotse rin na, di ba? Yun, gano'n. And, pangalawa, never attempt to handle or operate a gun. Maski na magaling na kayo sa, may sampu ka ng baril. Nung kaibigan mo, ay, tingnan mo, may bago kong baril. Hindi kayo, hindi mo dapat pagdang ipuputok na bagay. Kapisaduhin nyo muna. O, sabi ko nga, parang sample. Yung Tommy gun, alam niyo yung Tommy gun, yung mga, ang tawag ko, 45 caliber gun, di ba? Ayun, yun, pinapunta doon sa range. O, ako kabisado mo, ay, oo, sabi ko. Thompson yun, ha? Bilagay niya ng bala, bilagay niya ng magazine. Akala niya siguro parang ordinaryo pa rin, nalalagay sa jail. Binaba niya ang bolt, ipumutok na. Kasi hindi lahat ng baril, pare-pareho ang operating function. Kailangan kami siguro, huwag mo muna. Sabi nga nito kung ina, importante ho, dry fire. Dry fire mo ang tao. Masi ho kami talagang matagal nang lumalaro. Diba? Marami na nag-experience sa competition. Nagkaroon ng gun ban, o kaya nagkaroon ng ano, ng pandemic, walang butok. Nagka-dry fire pa ho kami. Nag-deserve ng dry fire, minamimimulate mo, sinisimulate mo yung baril nang walang bala. Ang holster, talagang practice yung pinakailangan. Ngayon, so, okay, so, familiarization rule number one. Another thing, do not rely on any mechanical bites for safety. Hindi, nakasunod yan eh. Okay na yan. Naku, huwag mo kayo maniwala. Walang makina, hindi pumapalo. Diba? Yun ho ang mga basic safety fundamentals ng isang baril. Ngayon, so sabi niya, ito bibilisan ko lang, alam ko, alam na ninyo lahat ito. Kaya lang, maraming ang akala nila ay parang kanta. Kapisado yung kanta, pero hindi alam yung lyrics. Ito ho, iba ito. Kaya kung minsan, tinatawag namin cardinal eh. When you say cardinal, it refers to a religious exercise. Diba? Pagkagising mo, magdadasal ka eh. Bago kumain mo, you're doing it. Diba? Bago kong malis ng bahay, magkukurs ka pa. Pagsakay mo sa sakyan, sasalatin mo pa yung kurso sa sakyan bago kong umiyo. Kung may baril kayo, ito yung napaka-ordinaryong rules. Hindi mo batas ito. Rules lang yan. International yan. Kaya sabi nila, number one, pag nakakita ka ng baril, kahit tindahan yan, uy, patingin na, gusto ba sa kamay mo yan? Inabot ng tindera siya, nakaharap sa'yo, payag, diba? Ay, hindi, ba't mo harap? Hindi, wala hong bala yan. Marami na hong namatay. Sa pagputok, boom! Ay, sorry, akala ko, wala hong bala. Hindi hong aksidente yun. We don't call it accident. Sinabi nga na sa'yo, consider every gun is loaded eh. Ang tawag ho doon, negligence, kapabayaan. Diba? Ngayon, so ibig sabihin niya, basta nakakita ka ng baril, kahit nasaan, ilagay mo lagi sa isip mo na may bala yan. Diba?
Ngayon, para pag-handle, iaabot yung ng kutsilo, iaabot sa'yo, ayaw mo ng talib. Nakaharap yung barito kayo, kanyang distansya yun, di ba? Ngayon, ito, nasa tindahan, nakabot sa'yo. Siyempre, hindi mo papayagin na nakatutok sa iyo yung masin, di ba? Ito, binuksan yung nasa gantis, binuksan. Huwag mong isipin na yun eh, walang bala, laging may bala siya. Ibilis na lang natin ito, isalin na natin. Kasi part lang talaga ito ng fundamental safety. Pag umamamay ng baril, dapat yun, ang baril pwede niyong pick-upin o hawakan mula sa gantis, mesa. Dalawang case, parte ng baril ang bawal niyo sa katin. Una, hindi pwedeng yung muscle ang dun mo hahawakan. Eh kung may bala yun, bumutok. Tingnan yung kamay mo, hindi ho aksidente na yun. Ito, dinampot yung baril, oh, nakagalunutan yung daliri. Diba? Eh ang sabi eh, keep your trigger, finger off the trigger kung hindi ka magbubutok. Eh dinampot mo lang eh, maraming gano'n. Yun. Kung yan eh, lalo yung baril ko na ginagamit, 0.8 pounds. Mahipan lang ang hangin puputok. Pagdabuho kasi yun. Konting salat mo lang, puputok yun. Kung may bala yun, ayan. O ito, maglalagay ng holster, yung daliri nakapasok. O di ba? Malino yun. Ano ang basic rule? Yung daliri mo, ilaliw mo sa trigger nang hindi ka puputok. O ito pa, o. Di ba? Tinutok yung sa kamay niya. Eh kung pumutok yan, di ba? So that, those are part of number two. Tapos sabi niya, sa pentatlo pala, never point the muscle, okay lang, in anything na hindi mo gustong barilin o sirain. So muscle, ano ba yung muscle? Ayun, kung saan lumalabas yung bala. Hindi natin dapat itutok yan kahit saan. Putulin natin yung rules. Never point the muscle, okay lang, in anything. Hindi pala sa tao lang, natutok mo doon sa kotse mo. Boom! Putok! O di sila, punta sa radiator, condensing unit na malo, di ba? Hindi mo naman pala babari, ba't tinutok mo ron? Yan. Ngayon, so sabi niya, huwag natin pababayaan. Yung pang-apat kasi, kung sabi niya, be sure of your target, kahit na nasa shooting range tayo magpa-practice, siguraduhin niyo muna, kung isa mag-iintay tayo, meron pumuputok pa, di ba, sa range. Nung umalis sila, ito naman. O, ayun, may target goal pa rin. Pinutukan mo, may humiyaw. Kiti na maang pala. Alam niyo sa mga shooting ranges, marami yung minero dyan. Tawag na yung minero, nagkukot ng tingga. Sa 45 caliber na 220 grains, 42 pieces lang mo, 1 kilo na, 60 pesos na mo yun. Ha? Pag tinamaan yun, hindi yung si aksidente. Eh, sabi nga sa inyo, siguraduhin mo muna eh. Diba? Kung ano yung lies beyond, diba? And around it. Ngayon, kung baga sa ano, sa shooting ranges, one of the safest shooting ranges is indoor. Kahit sa kaya sabi ka maputok sa gilid, baba, hindi lalabas ang bala mo. E pagkaroon ka nito, sa outdoor, kaya, naputok ka sa taas, ay manood ka ng TV mamaya ng gabi. Pagka may napagsakan doon, siguro natin ikaw na yun. Diba? Ngayon, so sabi nila, delikado pala. Kaya sila, may communication yan, telescope, may rifle, tinitingnan kung clear yung kanyang pupitukan. Diba? Ngayon, pero sabi nila, pag naputok ka daw sa taas, tatlong araw at sambol ka nang nanonood ng TV, walang balita. O di walang nabagsakan, di ba? Huwag daw kayong matutuwa. Kasi, di ba, habang nabubuhay tayo, may kisama sa tao, nagkagasal tayo, lagi sa simbahan. Nung namatay tayo, ano namatay? Eh, mabait ka eh. Mapupunta ka sa langit, di ba? Ayun, iniintay ka pala yung San Pedro. Dali, matagal nang tangiin ka. Yung balang pinutok mo nasa akin. Hindi ka pwede rito. Okay, ano na yun? Kaya mas maganda pa. May nabagsakan, alam mo. Nababayaran mo sa hospital mo. Eh, pag nasibong tagal na nagpakabait ka, pagkatapos, di ko rin pala pwede sa langit. Di ba? Kaya, yun ang huwag niyong kalilimutan. Ang bala ko, bibigyan ko lang ng sample. Alam niyo yung velocity, yung bilis ng bala. Yun na lang yung medium power, 9mm Luger. Kasi yung 40, medium malakas yan.
9mm Luger. Pag Luger, yun yung ordinaryong bala ng piston natin. 19mm yung baso nun. Okay? May powder. Alam nyo ba, pag pumutok ng mga sa muzzle lang, ang bilis na. Ang pansukat kasi namin, feet per second. 1,000 feet per second. O, para maintindihan yung convert natin sa kilometers per hour. Yung 1,000 feet per second, yun ang more compression. Umaabot pa kami ho ng 1,300, 1,300. Depende dito sa bigat ng ulo, ng bullet. Alam nyo, ang bilis na. 1,097 kilometers per hour. Ganun ang kabilis ng bala. 9mm pa lang yan. Ay, okay mo, ganun ang kabilis. Kaya pagputok na, hindi mo na alam kung saan nagpunta. Di ba? Kaya lang kahit na-jet, nahahabol eh. Di ba? So, ngayon, yun ho yung apat na rules na dapat naiintindihan. Kung kayo naman din nasa bahay o nasa opisina, anong klaseng safety? Meron bang baril sa bahay o may PTC ka? At alam din naman ninyo, yung baril, hindi naman kinakailangan ng address sa bahay. Mamaya makukuha na. Kahit sa opisina, pwede. Di ba? Okay. Dapat, kung responsible tayo, alam natin, kasi lalo kung may PTC ka, maglilinis ka ng baril. Di ba? Kaya BTC, ubuti mo, lalagay mo sa makina, nakapagay mo. Dapat doon, tatanggal mo ng bala. Kasi pag may BTC ka, yung permit of entry outside residence, doon din sigurado yun. Kaya kung wala akong bilin, so, pasensya mo tayo. Pag may BTC ko marit, defense. Eh, may threat eh. Lahat kasi ng may BTC ko, meron doon threat assessment yan, kaya kung binigyan ng authority, na mag-bit-bit ng baril, nitret. Tapos walang bala sa chamber, ay nako, hindi ko totoo yun. Remember, dapat yung pagbunod mo, putok na lang. Diba? Magkakasaka pa, ito, huli na yun. Diba? Eh kumakain ko pa ng turong kamina, hindi na naman, doon, hindi pa may kasa. Diba? Pag nag-PTC, dapat loaded ka, alamit ka ng bala. Diba? Mamaya, sasabihin ko kung bakit kailangan mo. Sa Amerika kasi may nabibili bullet trap. Kasi sa bahay, pagtatanggal ka, ito magdadry fire ka. Kasi, dry fire ako lang halos. Pag tinina mo, walang bala sa chamber, may magazine, diba? Kinakalabit namin yan eh. Para sigurado, hindi sa puputok. Diba? Pag kinalabit yung bala pala, hindi pala matanggal, sira yung extractor, pumutok. Ngayon, kung may bullet trap ka, nandyan lang siya. Ngayon, kung wala naman kayong ganyan, eh dito na lang ang money nyo. Pwede yung sandbag. Kalahati lang ang sabo. Lagay nyo sa sulok. Pag mag-unload, hindi iharap. Ang galang magasin, tingnan mo sa chamber, wala. Kalabitin mo. Pag pumutok yun, basta magka-undo na ng bala. Diba? Kasi hindi nawawala yun eh. Tingin mo, uy, clear ang chamber. Eh, madilim. Yung bala mo, 10 taon na palang nakasalpak doon sa barrel mo, kinalawang na rin kulay itim, di ba? Remember, ang bala ko, kung tutusin, hindi ho nagkakaidad yan. Eh, noong Second World War, yung mga bombang na nahuhugas sa ilalim na lupa, sa tuloy, pumuputok pa rin eh. Di ba? Yun. Ngayon, kung wala ka niyan sa bahay, pwede rin doon sa mga blanket. Kung emergency, kakandal ka, pwede tutok mo. Pumutok man yan, andun lang. Diba? Tumagos man, hindi na sa kaitang. Kasi mabigat. Di ba, kung pagpumutok sa dinding na simento, tsuk-tsuk, sa lito mama, okay lang. Hindi mo naman siguro makakasuhan yung sardin mo. Diba? Wala kang kaso. Diba? Yun. Eh, ang mabigat, lumabas sa bintana, yung kapit bahay mo tinamaan, disgrasa, hindi mo yung aksidente. Bihirang-bihira ang baril ay manaka-aksidente. Negligence po ang tawag namin ng doon. Ngayon, dapat, sisiguro ito ho ang isang malaking bagay na gusto kong maintindihan ng iyong mga baril. Na kung minsan, eh, yung nga sabi ko, Mena, eh, ako, bilib ako doon mo sa may baril, ginagawa ng jewelry, diba? Bibili ng baril. Nakita yung baril ng isang, ano, gaganda nang nangyari. O saan ba pinapagawa? Pinag-hatsmith. Oh, ganda, diba? Mahal pa doon sa pagkakabili ng baril mo kapaganda, diba? Ngayon, oh, putok tayo. Hindi, ayoko na hawakan. Mga magkaskas eh. Diba? Ngayon, dito ho, yung 180 degrees. Kung halimbawa ho, ito yung baril. Ayan. Ito yung muscle na.
Siyempre, yung diretso niyan, zero. Kung nandito, 90 degrees. Another 90 degrees. Yung 180 na yan, pag may tao daw dyan, di hindi mo nga binisalatin yung baril eh. Ano sabi sa number 3? Never point the muzzle in anything you don't intend to shoot. Kung nakalagay dyan, okay lang. Because that are safe. Ngayon, eh may tao eh, sinalat ko, may violation na ako man. I allow it to be pointed to you. Yun ang ibig sabihin ko, 180 degrees. Sa front peripheral. No? Ito ang ibig sabihin mo na. So, ibig sabihin ko lang yan, ito yung 180. Diba? Dapat pala, walang mga tao dyan. Diba? Yun, nasa kwarto kami, natutulog. Ha? Eh, may tao doon. Hindi mo kayo pwede sumalat. Number eight. So, ganun hong kaano yung safety na tinatawag. Kung responsable tayo, ayaw natin yung makapanakit ng tao. Kaya kung minsan maglilinis ka ang drive time, mas maganda rin, nag-iisa ka na lang sa kwarto. Di ba? Ano man mangyari doon, nabaan ka man sa sarili mo, wala. Ano magkakaso sa'yo? Pero tingnan ninyo kung yung pader ninyo is soft wall. Baka plywood, lumusog ka kaming bahay. Hindi. Okay. At tumuli, hindi daw bala kung ano ba nag-drive. Kami ako, ewan ko kung alam niyo yung driver. Mag-holster. Nung bago ho akong na-hiling na sa shooting, 1998 lang ho ako nagsimula. So pagkagising ko ng umaga, nakasabit yung holster ko, pati ba rin. Gising ko sa akin, sabi ni Mrs., ano, parang sira ulo. Diba? Yung holster ko na yan. Walang bala yan. Diba? Dry fire yun. Pagbunod ko, pinang-practice mo talaga kung maraming mo. Kasi sa akin mo, dry fire shoots 85% of all your shooting requirements. Totoo lang. Diba? Kahit hindi nyo kailangan ng bala lagi. Diba? Okay. So, ito pa ang isang malaking problema. Karamihan sa mga bata, inilalayo natin yung baril. Kasi malilikot, lalo na yung mga teenager, mga 15 years old, ang gagalingunan sa ano? Sa computer shooting. Diba? Eh, gusto mo hawakan yung baril nyo, tinatago nyo. Mali daw po pala yun. Kaya sabi nila, there should be a method of gun-proofing your children. Pag sinabing gun-proof yung bata, ayaw na ng baril. Ito. Kung responsable daw tayo, you must recognize the needs and aware, no? The method of gun-proofing your children. Whether kung maski wala kayong bata sa bahay. Yung kapatid niya, bisita, may kasamang bata. Diba? Tapos ikaw naman, sa saan mong ilalagay yung baril mo. Diba? Ngayon, kaya sabi na, ayun, nakita ng bata, dinampot. Pag pumutok yan, ikaw umigas sa lahat na ulit. Diba? So, kaya sabi niya, dapat daw, additional safety should be taken pag kami mga bata. Tapos yung bala, ilayo nyo raw. Diba? Naglilinis na dry fire. No, ko, medyo hypothetical. Hindi daw bala ilagay ko sa ilang pato. Hindi ko ka naglilinis, diba? Bakit ka layo-layo naman, ilagay lang sa kao. Hindi, ang sabi ng rules, lagay mo sa ilang pato. Dito ka sa kwarto ng nangyayari. Para kung nag-emergency, nag-CR ka, iniwanan mo sandali. Pumasok yung batang malikot, makikita yung bala. Hindi bala ron. Diba? Baka bahan ka na. Pero kung alam mo walang bala ron, nakikita mo eh. Hawak-hawak ng bata yung marit. Dati, ganito pa lang naman. Uy, uwakan. Matatawa ka pa eh. Kasi alam mo hindi bubutok eh. Kasi wala yung bala na raw. Pero ho, nakakamatay din daw yun. Kasi walang bala. Harap ng bata. Sabi ko, sabi mo. Anak, uwakan. Binitawa. Bumagsak sa paa. Patay ang kuko. Yun, ang delikado. Diba? Kasi kung bigat ng baril eh, diba? Kaya nakakamatay din daw yun. Okay. Now, always store, kung kayo ay nasa bahay, okay lang na loaded ang baril. Because you know how to keep it. Kung wala kayo sa bahay, dapat unloaded yun. Walang balang nakasabit. Diba? Okay. Tapos, use safety devices. Diba? Dapat nakabold yan. Diba? Kasi, aalis ka ng bahay. Diba? Ngayon, kung nandodo ka, okay. Saan mo gusto nilagay? Basta ano mo? Safe. Ang mabigat pag wala ka dun. Diba? So, kung malaki naman ang baril nyo, siyempre, malaki rin ang cabinet.
di ba? Mamaya, mapag-uusapan natin sa batas bakit kinakailangan ito. Okay? Ito. Eh, nilagay mo nga sa cabinet. Nakadistray naman. Eh, hindi rin ito pwede yun. Diba? Okay. Tapos, yun nga, yung bala, nilagay mo sa ibang lugar. Diba? Para nun, kung may pumasok mo sa bahay nyo, makuha yung baril, no? Alam mo naman, walang bala mo sa pinggalingan ng kwarto, eh. Diba? O, tututuwang ka. Alam mo, loko ka, diba? Matuwang pa kita rin. Kasi alam mo, walang bala, eh. Diba? O, kaya mas maganda raw, i-control natin yung bala. Diba? Kung kumuha kayo ng gun safety seminar, yung test, nasa test ko yan. Kasi ako humuha ng test nun. Ang ginagamit ng ito. Control your children. Strictly enforced to not touch wood. Kamu anak, hindi po pwede yan. O ako, di ba? O, itong gagawin niya raw. Ba't hindi natin subukan i-explore? Gawin yung safety baril. O anak, hindi ka nga. Tawag ka naman ba? Gusto ko yun sa baril. Para kung wala yung curiosity niya. O, ano ba? Kalabitin mo. O, pagka na alam na niya kung ano yun. O, sa susunod, bawal ka na kumabok ka na. Ganon. Hindi yung lagi mo itinatago. Kasi kung lagi mo itinatago, yung bata, kumbaga sa ano, ang sabi niya, it is far better to gun proof your children. Pag sinabing gun proof your children, maski makakay ka ng baril, alam niya ang ayaw. Kesa sa child proof yung baril. Yung child proof ang baril, lagi mo sa lock, kung susiyan lahat, hindi ba i-operate ng bata. E paano kung napunta sa ibang bahay, bulagsak naman sa baril nung ni-ari, nakakita ko. Okay? Mari ikaw, responsible ka. Kaya mas maganda yung bata, gun proof yung bata. Ayaw niya ng baril. Ulap mo yan. Now, because of this, ito naman yung bala ho. Importante rin yan. Although ang bala, pag wala sa baril, hindi ho yan nakakamatay. Pero pwede ko ito. Yung bala lang mismo. So, importante rin ho yan kung papaano nyo itatago yung bala nyo, isa-safe ninyo. Kasi yung bala ho, yan, ammunition, meron hong balang nag-deteriorate. Pag tumatagal, hindi na sa buko ito. Pagka hong pinasok ng moisture, kaya lagay yung balo sa refrigerator. Yung balang, hindi siyempre magkakaroon ng ano yun, di ba? Pero bihira ko yun. Kuminsan may mga bala na loose yung pagkakakrim dun sa basyo, yun, minsan din na sa buko ito. Okay. Kaya sabi niya, you should know where you will store yung bala. Therefore, regardless of whether you decide to store ammunition, make sure, no, always safe in location. If you have children, hindi mo pwedeng pagsamahin yung bata at yung bala. Alam niyo yung bala? Mamaya, mapagitan natin yung bala sa definition. Yan, pagkaho na bagsak yan, hindi mo siya pumutok basta-basta. Ang mabigat, yung primer niya, yung pinaka quick niya, tumama sa batong matalim. Puputok ho yan. Hindi ho makakamatay yun. Nilagay mo sa tsika, hindi makakamatay yung bala. Puputok yun. Pero pwede itong bulatin. Ang sasabog doon yung basyo, splinter. Pero yung tinggalo nandun lang, hindi ho aalis yun. Po, nandun lang siya. Yung basyo na magkakapunit-punit yun, may nanilipan. Kaya delikado rin. Diba? Yun. Kaya sabi niya, dapat, alam natin, kasi ang bala, toxin po yan. Alam niyo kung yung powder niya pag nakain ng bata. Ammonium mo yun eh. Inaasog yun. Di ba? Yan. Kaya hindi pwede yung bata paglalaroan yung bala. Dapat, ang lalagay niyo ng bala, meron siyang moisture absorber. Di ba? Tapos, lagay niyo sa tamang nalagyan, hindi yung malat-kalat. Di ba? Okay. So, safety, ammunition, specifically. Ito pa. Ang baril mo kasi, hindi lahat ng bala mo, 9mm ang caliber mo, Luger. Marami mo kasi, apat ng klase kasi 9mm. Pag sinabi Luger, yun yung karaniwang ginagamit natin. 19mm yung haba ng basyo. Okay. Meron mo kasi yung 380. Yung 380 siguro, yung lead, 9mm din mo yun. Kaya lang, mababa, 7mm lang kung basi ko. Mababa siya. Yung Super 33, 9mm din yun eh. Kaya lang, 21 na ang haba ng basi. Mas maraming powder, ang propeller. Meron pa hong isa pa,
23 millimeter mas mahaba. 9 millimeter ho. Pag sinabing Luger, yun ho yung ordinary natin. Ngayon, so yun ho kasi, mas kinatama yung caliber, bumili ko ng bala, hindi ho lahat ng baril, smooth, napuputok sa baril ninyo. Diba? Kaya kinakailangan nun, ipetest ninyo. Lalo na may halupon sa panhulong musunod. Iwan sa pantin. Isang ayaw sumampa. Kailangan mo, pag meron kayong baril na nun, diligan ng limampo. Ang basic test ko niya, lagyan mo ng tumbala, punuin mo yung magazine. Okay? Ipak mo, kasa mo, putok nyo ng very convenient, wala hong time, accuracy. Mas kung putok nyo lang ng mga anin, hanggang siyam. Kung ano yun, hindi siya nag-jump. Diba? So after that, nating fire na natira. Kung 17 yung karga, ubusin nyo. Pag nag-jump yun, kabahala na. Pero kung isa rin din dyan, kasi mali hawak nyo. Malaking bagay ho kasi yan. Pag loose ang grip nyo at pumutok, dahil yung slide, umaatras yan. Hanggang pag sumagad siya, itatapin niya yung batsyo at itutulak niya yung bala bago. Nung pumutok, na-atras yung kamay mo, na-absorb, baka nag-cliff. Yung slide, hindi yung siya naka-atras ng todo. Kasi susunod, ayaw mo pumasok. Baka naman lose grip lang kayo. Ayan. Ayan. At yung susunod na bala ho, ipuputok nyo ng strong hand only. Kung ayaw mo. Eh, paano kung sa defense mo, tinamaan yung ganito mo, ayaw mo na lang mamatay ka. May isang kamay, diba? Kailangan yun, makaputok ka lang siya hanggang sampo, hindi siya magigam. Okay? Pagkatapos nun, weak hand only. Ganun nung yung pag sinasabi mong defense, hindi natin alam kung kailan at paano gagamitin ang baril. Diba? So, tinetesting mo yun. Pag yung iba nga ho, 200 grams, yun, kapag tuloy-tuloy lang. Pag nag-jump ng minsan, kinakabahan na siya. E paano kung yun mismo time na nag-jump, yung pala yung ganun sa inkwentro. Diba? So, ganun yun. Kaya kung minsan, kung ano yung brand, type at model ng bala, yun na lang ang lagi niyang binibili. Hindi pa iba-iba. Makita niya siguro, pag pa iba-iba, lagay mo, halo-halo. Boom! Boom! Pok! Pok! Mahina, may malakas. Diba? Ganun nung yun. Ngayon, so compatibility ho sa bawat parehong bala. Okay. So the best, pumunta kayo sa shooting ranges. No? Shooting ranges, ito na kailangan ng practice. Pero sa totoo lang, parang kotse rin yan. Hindi pwede pagbili mo ng kotse, hanggang patatakuhin mo kaagad. Diba? Kaya pesaduhin mo lang, kung dati kung sakit sa preno nito, nung clutch nito, paano ba kamuli nito? Mamastering mo mo ngayon, nung walang bala. Tri-fire ho ang tawag nila ron. Okay? Pagkabisado na, pagtigas ng trigger niya, tigas ng slide. Kung minsan, karaniwan mo sa mga kumbali, hindi naman ito nilalakan. Hindi ho maikasa yung slide eh. Hindi mahila. Diba? So, pagka ganun, ano dapat? Practice. Siguro, gumamit mo yung spring exercise or revolver. Ang revolver ho, bili ka ho mag-jam yan. Pag nilagay mo ng bala yan, wala akong safety yan, inalabin mo, puputok. Eh, pistol, hindi mo naikasa, hindi mo puputok yan, walang bala sa timber. Naikasa mo, makasave, ang daming safety ka yan. Ba't kaya ayaw puputok? Dati-dati nakasave, nakalimutan mo na palang in-operate. Yung revolver, hindi. Although ayaw na ang bala, sabi nga, meron may pawalo. Sa ilang ba kalaban mo? Di ba? Kung lima lang ang kalaban mo, ubus sila yung panghuli. Para sa Amerika, sa kanya na may computer. Muro lang. Di ba? Pagka ganun ang problema ninyo, hindi maikasa, practice. No? Kung hindi kaya talaga, rebound eh. Di ba? Kasi naman, di aani mong bale. Bakit ilang ba kalaban mo pag nasa labas? Hindi naman marami yan eh. Pinakamarami din, apat. Meron na nagwardya, meron na harap sa'yo. Eh, anim yun, hindi dalawa pang natira. Eh, kung hindi ka asintado, sabi nga, hindi ka naman pala marunong gumay, huwag ka nang bumunod ng baril, huwag ka nakita mo yung baril ka. Diba? Eh, siyempre, pang nakita ako, halimbawa, ganun.
nakita kita. Nakakunsin, wala ka nang kita ng barin sa akin. Bumunod ka. Asus. Puputokan ka takagad. Mamaya, lalaan nyo kung paano. Okay. So, sabi natin, huwag natin kalilimutan. Safety with firearms is start by knowing the law. Sabi nga, ako lagi kong kinukumpir yung ano eh. Yung skillful, yung skill ng paggamit ng baril sa driving. Kung dalawang tao ka na nagmamaneho dito sa Metro Manila, huwag mong sabihin expert ka na. Dalhin kita sa bundok, yung pataas, 45 degrees. At akuhin mo ng truck, maglalaglag ka ng mga troso. Buti kung kaya mo yun. Eh karaniwan nga ako eh. Papaniklan ko sa parking ng mall eh. Wala na, ayaw na. Diba? Sa, ganun din mo sa baril. Sabi nga sa driving, kahit anong husay mo magmaneho, hindi mo alam yung traffic rules. Ay puro huli na nangabuti mo. Diba? Hindi lang huli. Mababangga ka pa. Isipin mo, ang bagal-bagal mo, lahat ang kasabay mo, mabibilis. Ano yung sabihin na? Iniintay mo rin ang aksidente mo. Pag sumobra ka ng mabilis, sinahabol mo naman. Go with the traffic flow. Yun ang rules. Sa Amerika, ganun. Kung ano yung bilis ng bahay ko, speeding sa lahat ganun, go with the flow. Kasi kung babagal ka, ang dami mong maaabala. Diba? Kung sumobra ka ng bilis, buhulihin ka naman. Dahil 55 bars lang. Ganun lang mo doon. Diba? Ngayon, huwag natin kalilimutan, safety with firearms starts by knowing the law. Okay. So, napag-usapan yung law. Ito na tayo ngayon. Sabi niya, ito ho ang ating bansa, gumawa ng batas. No? To maintain daw yung peace. Sa panahon po ito ni Tita Cory, ang PNP, umamin sila talaga. Na, kasi, nung martial law, wala tayong baril. Diba? Pinasurrender lahat. Ngayon, umamin sila na hindi nila kaya tayong bantayan at protektahan 24/7. Kaya nangyari, gumawa ng batas na yun para bigyan tayo ng privilege na magkaroon ng baril, ipagtanggol natin sa sarili natin. Yun yung batas na yan. Kasi kung wala tayong panlaban, di ba, may pumasok sa'yo, may baril, eh sa'yo eh, kutsilo mo eh, mali. Paano ko mananalo, sabi nga sa batas, equal force. Paano i-depend yung sarili mo na mas powerful sa kesa sa'yo? Pag nabaril ka, bang, nadating ng polis, soko na lang. I-investiga. Abay, tayo na sa forefront, eh, di ba? Dapat ngayon pa lang, umakso na tayo. Di ba? Di ba? Para nang pagdating, at nakikipagbaril, tutulong sila, hindi yung pagdating eh. Kukuhanan ka na lang ng piso, at yung mga bala, nalagay ng tag, di ba? Di ba? Because of this, sabi na, to maintain peace and order, and protect people from violence. Towards this end, the state provides comprehensive law in regulating and inregulate pagmamayari, pag-iingat, pagbibigbig, pagmanufacture o paggawa ng baril, o dealing in, pagtitinda, at pwede rin pala mag-import at export ng baril. Yan ho yung batas na ito. Ngayon, kasi yung batas na yan, ito, nire-recognize niya yung ating karapatan. Tandaan nyo, karapatan. Doon lang sa qualified citizen. Tandaan nyo, sa totoo lang, hindi ho parang kotse yan. Na yung kotse na ipapahiram, ang baril hindi po pwedeng ipahiram. Kung kanino na kanistro, siya lang po yung rightful owner. Ano yung karapatan na binigay? Self-defense lang pala. Hindi to possess or to own. Okay, kaya maraming requirements. Ngayon, ang problema, self-defense lang pala. Ito ang tandaan natin mabuti. Ano ba yung self-defense? Ang ibig sabihin ng self-defense, reaction mo lang. It is a reaction dun sa gumawa ng unlawful aggression sa'yo. Hindi mo pwede ikaw makauna. Diba? Pwede offensive na yun, martyr yun. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, walang mahusay sa ambos. Kahit na ikaw ay kompleto ka, armor ka, armor ano ko pa lahat. Hindi mo alam kung kailan, sino, at saan ka babarilin. So, unaware ka. Kaya nga sabi ko, kung self-defense ang purpose ng baril ninyo,
dapat mas magaling kayo sa bata rin sa inyo. Sabi na. Eh kung mas magaling yan, tapos alam pa niya kung kailan, paano ko mananalo? O, oh, di ba? O, oh, yan. Ano yung self-defense? Gusto kong i-explore ito ng kaunti para na maintindihan natin. Yung self-defense kasi, hindi meron pagkaroon. Wala yung, hindi ko makikita yung ano nito ah. Yung mouse. Ay, mali. Meron pong mouse to? Ay, umanda. May hyperlink kasi ako eh. Okay, ano lang. Ang self-defense yung kasi, meron yan tinatawag na tatlong requisite. Sabi niya, ang self-defense, true, when it is the reasonable means to repel the unknown aggressor. Kinakailangan pala, subukan mo munang umiwas bago mong gamitin ang baril mo. Ano yung unlawful aggression na pagsabatas na pagsalakay o paglusod sa'yo? May physical contact na. Hindi yung pagkisin mo eh. Sa hating gabi, binubuhan yung TV mo, binaril mo. Eh, ano self-defense yun? Pag sinabing self-defense, your life is a present imminent danger. Pag natumakbo ng malayo na, hindi mo na pwede pa rin. Wala nang imminent danger eh. Yun ang dapat naiintindihan natin, binubuhan. Paano mo nagayon? Eh, ganyan lang. E di paluloy, siguro. Sa ano? Sa paa. Alam mo, pinakamagandang backup sa baril. Ako, nasuko ko yun. Pero kinabahan din ako yun. Yung teaser, yung pagkuryente. Ito, kuryente ko. Bakasak ko. Parang nag-alag yun. Depende sa lakas ng puso mo. O pwede mong talian. Na tumawag ka ng barangay police. Itong binaril mo yan, nagkamali ka. Ikaw makikiusap sa pamilya noon. Huwag kang kasuhan. Sige mo yun. Diba? Ngayon, ito yung sinasabi na naman. Gusto kong maintindihan mabuti ito. Diba? Ayun, nakita ko. Meron tatlong requisite yan. Yan tatlo na yan, hindi nyo na patunayan sa korte. Kulong kayo. Number one, sabi na. Dapat nilabag sa batas na paglusog at pagsalakay. Hindi yung papatay kita, may hawak kita. Papatay, eh, hindi ka naman, hindi naman ini-strike sa'yo. Mamamatay ka ba? Hindi naman eh. Diba? Okay. Dapat may physical contact na yan. O, so, maglagyan natin, binaril yung katulong mo. Eh, katulong na lang. Diba? So, meron naman tayong karapatan to protect ourselves, loved ones, and foreign. Ano ba yung foreign? Doon sa bagong family ko, pati pala hindi mo kilala. Matatanggol na rin. O, ganito sample. Lalakad ka, karsada, gabi, o kaya araw. Nakita mo, may binubugbog ko. Binubugbog sa, nasaksak. Nakita mo, nakuha na ka ng video na pinapanood mo, na nandutunong ka. Accessory ka. Dapat daw, tumutong ka. Ah, tumutong, nakalitin ka, dami-dami nila. Pero no, 911. Ang cellphone mo, pangalan mo nandun doon. Kaya pag hinihiring yun, sino yung nakatayo na yun? Baka yun ang master mo, baka yun ang nagpapubog eh. Hindi ko, tumulong mo ako. Hindi ko naman mo kaya yan eh. O, titignan mo yun sa 911 yung record ng cellphone mo, pangalan. Tumulong ka. Pero kung hindi, accessory ka. Ganun mo ngayon. Hindi ako. Diba? Ngayon, pag meron ng aggression, pag lusog o pag salaki na labag sa batas, binaril mo, kulong ka pa rin. Kailangan daw. They have a reasonable means to repent. Dapat pala umiwas ka muna. Hindi yung, bakit ka nilang, sige, baril mo ako. Binigyan mo pala ng authority yung pataimpe. Tapos sasabihin mo yung self-defense. Hindi gano'n. Gumawa ka ng parang. Himbawa, itak, kutsilo, whatever. Kung makakapasok ka sa kwarto, sarap mo. Ang pinakamagandang ebidensya, cellphone, tuhanan nyo. Eh kung binaril mo yun, kamali ka. Kulang pala yung tatlong requisite mo sa korte. Ang laki na pala naman. Kulong ka pa rin. So, ayun na natin. Umiwas ka. Sa corner ka niya, wala ka nang magagawa. Kailangan mo ng barilin. Diba? Binaril mo. Pwede pa palang makulong mo. Diba? Nanakit na siya. Meron na ka. Tapos, eto na sa'yo. Subukong umiwas. Hindi ka na magkaiwas. Binaril mo. Pwede pa rin makulong. Kasi sabi niya, there should have been sufficient, dapat there is no sufficient provocation
the part of the person defending himself. Eh, kaya pala nilusog ka eh, kung may kasalanan eh. Kahapon pala, binugpog mo yung anak niya. O binaril mo yung kanyang kung sino man doon. Doon, lusogin ka talaga noon. Eh, ikaw lang pala ang pasimuno. Pagka niya lang nakita sa kanya, unong ka pa din. Makita mo na. Yan ang ibig sabihin ng self-defense. Pag nabaril mo, punta ka sa korte, yung tatlo na yan, hindi ka. Diba? Ano? Nanakit na yan. Nanaksak na. May binaril na. Tapos sinubukong umiwas, doon. Hindi ko na. Wala na. Corner na ako. Ngayon, binaril ko. Tapos, basta siya, pumasok lang sa inyo o nabermisyo, hindi naman ikaw nagkasimula. Absuelto ka na. Ano ang ibig sabihin ng requisite of self-defense? Okay? Hindi ko yung pumasok sa bahay mo, eh, babarilin mo na. Pwede ko yun, kuhanan na ng video, isang kasuhan yun, trespassing, okay, robbery. Diba? Kasi, ang sa totoo lang, mas kinalegitimate yung self-defense na ginawa mo. Paano pa rin yun? May karapatan pa rin magsampan ng kaso yung pamagamit mo, napatay mo, o nasugatan mo. Makuha ka ng abogado, ay, abogado, mga ganyan. Gastos pa rin yun, abala pa rin. Kaya nga kung tayo mga kaiwas, iniwas na lang. Diba? So, yan mo yan, ang lawful aggression. So, sabi niya, kung hindi mo na maiwasan, noon mo palang pwede gamitin yung baril. So, tingnan niya na. So, ibinsan natin. Meron lang kong portion na gusto kong maniwanagan mabuti. Ano yung batas na pinag-uusapan? Bago, ang tawag natin niya, bago eh. Kasi 2013 na. Kasi before 2013, meron tayo Republic of 8294. Lahat ko, napalitan na nito. Yan. Ang tawag ko diyan, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan. Ngayon, in this one, kailan nagsimula? January 1, 2014. Noon ho nagkaroon ng LTOC. Noong araw na may mga baril na kayo, before 2014, wala hong license ang tao. Ano yung baril? Before ba? 2013 backward? Ang tao wala lisensya. Ang may lisensya yung baril. Kaya ang tawag natin, firearm license. Ngayon ho, hindi na pag nagsasalita ka pa ng magre-renew ko ng firearm license ko, aluma na batas mo. Magre-renew ko ng firearm registration ko. Pag sinabi lisensya, yun yung lisensya mo. Parang driver license ba? May driver license ka, may rehisyon mo po. Parang ganun na yun. Isabarin mo, dalawang dokumento, dala-dala mo. Nung araw, isa lang. Firearm license lang. Kaya kung bibili ka ng baril, 16 ang requirement, kung bibili ka. Ganun ho nung araw. Ngayon, hindi na. Ngayon, dahil yung 2013 implementing rules and regulation, binago ho yan ba ito? Kaya ni General De La Rosa. Nagkaroon ho yan ng 2018 ng revised implementing rules and regulation. At bukod pa dyan, ito, ibobonus ko na sa inyo, bago lang ito. Ito ho, 11-7-66, June 9 lang ho sinumulan niya. Okay? So yan, bibilisan lang natin. Paano ba dinidefine ng batas yung bala? Okay. Sabi na, yung balang bala refers to a complete and fired, kompletong balang hindi pa na ipuputok. Yun. Yun ang ibig sabihin, ammunition. Pag naiputok na, hindi na ho sa ammunition. Okay? Anong laman yan? Consisting of bullet. Dapat meron siya bullet. Meron siya dapat gunpowder. Tapos meron siya dapat cartridge o baso. At meron siyang primer o detonator. Para masabi mo, iyan ay bala. Kasi ang bala, mahulihan ka na isang bala ng illegal. 6 na taon, 1 araw, hanggang 8 taon ang tulong. Isang bala lang yun. Ang masama, ang nahuli pa sa'yo, 22. Eh, 150 lang yata yun. Diba? Tapos, 6 na taon ang makukulong because of that. That's very important. Pero may isang klaseng bala na hindi gumamit ng bullet. Pero kinonsider din ang batas na ammunition. Ayan o, yung ginagamit siya shotgun. Yung ginamit niya, shots. Diba? Yan. Ngayon, ang pagkakaiba lang niya, yung bulita, shots,
inuman ng bullet. Yan yung ang ammunition. Okay. Ibig sabihin pala, meron kang kitchen. Ha? Usin niya, diba? Kitchen. Sabi sir, sir, bawal mo yan. Bakit ito? Yung bala yan. Yung sabi ni 5-0, ang ammunition daw yan. Konkreto. May apat na component. Siyempre, wala siguro powder yun. Kasi nakabitin, diba? Eh, dapat alam nila, baka mamaya pakulong pa kayo doon dahil doon. Diba? Dapat yun. Bakit? Ito. Kasi, kapag nahulihan kayo, ang may parusa kasi yung bala. Ang lawful possession o pag-iingat ng bala. Ito, small arm. Isang bala lang mo yan. 6 years and 1 day to 8 years ang kulong mo. Kung illegal. Eh, binigyan ka, binigay sa'yo ng bala, wala ka namang registradong baril na gano'n. Wala ka namang, mas kumigod meron kang registradong baril na gano'n, dala-dala mo yung bala sa sasakyan mo, wala ka namang permit to carry ng bala. May kulong ni Ruyo, kahit registrado. Isipin mo, isang balang maliit yun. Kaya ako pwedeng abutin ng 8 taon, siguro, isang dahil mo nakuha sa'yo. Hindi ako pwedeng bawasan ng juzgado yan. Nakasulat sa batas, illegal possession of ammunition. Okay. Laglag wala. Ngayon, meron nung tinatawag ng class A. Mamaya, sasabihin ko sa'yo kung ano naman yung class A. Mas matagal mo ang kulong mo. Okay, 8 years to 10 years yun. Yung susunod naman, class B, aba, may mortar ka ba naman sa bahay, dapat hindi ka makukulong kapag buhay. Diba? Yan o. Ang may parusa lang, yung ammunition. Ano ammunition? Complete and 5 unit. Consisting ng apat. Pagkulang ang isa, hindi ka dapat parusahan. Pero kung minsan, dapat maintindihan natin sa ano, sa port of exit. Port of exit ng aeroplano o barko pupunta sa ibang bansa. Pwede hong iyan ipagbawal na dalhin. Kasi sa ibang bansa, iba ho ang batas. Dito sa atin, meron kang tinga, dalhin-dalhin mo. Ngayon, mas kinipulis, di pagkaroon niyo. Hindi bawal yun. Ang bawal kasi, ang may parusa, yung ammunition, kumpleto, na hindi pa na ito. Yung daw ang tingga na yun, pagdating mo sa real, siya ang nahagupit ka at ang maabutin mo rin. Yung tingga pa lang, masalamat ka dun sa costume at pinaiwan sa'yo. Di ba? Iba kasi yung batas na laro. Sa Pilipinas, hindi ho. Pero kung minsan naman, ang mga kumpanya may kanya-kanyang policy. Eh, dito nga sa Mega Mall, pag may dalakang baril, may PTC ka, kompleto, di ba? Eh, paiiwanan sa'yo doon. Kasi, bukod sa batas ng Pilipinas, meron din policy ang bawat kumpanya. Dito, bawat kasi pumunta kayo sa loob ng may dala kayong baril, paiiwan din doon, di ba? Private. Yun yung mga policies nila. Ngayon, sabi niya, paano naman dinidefine ang batas? Yung baril. Yun. Sabi niya, yung baril daw refers to any handheld yung nahahawakan at nabibitbit portable, whether a small arm or light weapon. Diba? Sabi na, that expel or is expel. Ginawa siya, designed to expel. Ano yung expel? May ibubuga siya. Ano ba ibubuga niya? Yeah. Kung pwedeng bala. Kung pwede rin small arm or light weapon. O ano pa yung ibubuga niya? Yan, o pwede siya, puro bulitas. Diba? Pwede rin islam. Yung islam, meron kasing shotgun na isang tindalang ang laman, ang laki, kasing taba nito. Ha? Mas malaki pa sa 45 caliber. Diba? Pero original na islam, alam niyo ba, ano? Hindi ba tumitingga? Bato. Yung bato, pag nilagay ka, lumipad ka, illegal possession ng para. O ano pa? Pwede rin daw misal. Kaya baka meron kayo na, pampapagsak na aeroplano. Diba? Portable sa kasi. Diba? Pwede rin na. Or any projectile. Ano yung projectile? Isang bagay na lumilipad, na may power, may force. Any project, which is discharged by means of expansive force of gases from burning gunpowder. Yun. Pag pala meron isang bagay na lumipad, na may power at velocity, na nanggaling sa nasusunog na powder, baril pala yun. O di ba, sumpak ka nun? Hindi mo kailangan 14 baril. Ha? Doon yung pwede projectile na galing sa may powder. Baril doon. Di ba? Parang siya. O ito pa. Or, ito matindi.
other form of combustion o pagsabog or any similar instrument or implement. Alam natin ang alcohol, gasolina, talbongo na hinaluan ng tubig, ang combustible material. Masabog yan eh, sinundihan. Maski yan, meron kang kanyon, kawayan, di ba? Nilagay mo kalburo, may butas, nilagay mo ng bato. Sinundihan, pumutok, nagyan tubig, meeting naman, illegal possession of fire. Ganun na hong kasi yun. Hindi ka na kailangan korting barin. Okay? Kaya sabi niya, sa purpose daw na ito, yung palang baril ng pistol at baril ng rifle, kahit pyesa lang, it is considered firearms na gagal. Pyesa pa lang muna. Kung meron ka nun, na hindi naman nakarehistro, bitulong ho yun. Ano lang naman eh, 8 years to 10 years lang ang kulong nun. Diba? Illegal possession ng firearm. So ito, ito ho, kahalam yan ng handgun, kaka-rifle. Wala pang tornilo kahit isa. Nakahuli sa'yo, hindi nakarehistro, illegal possession of firearm. Ano mo yun? Dapat alam natin yan, baka mga, bibili kami, may nagbigay, oh, ito, pre, bro, buong tayo, nakahuli sa'yo, oh, illegal possession of firearm. Tapos ito, yung baril kasi, minsan nahahati, may upper receiver, pistol, handgun, nahahati siya, kahit hindi sa kompleto, considered firearm din siya, di ba? Ngayon, dito mapapansin mo, yung palang firearm, dalawang klase na. Ano, natatandaan mo, small arm or light weapon. Yun lang ang baril sa bagong batas. Wala na hong iba. Wala na hong, kaya nasabi ito, there's no more classification between high power and low. Wala na hong tinatawag sa bagong batas na high power at low power. Wala na. Nung araw, oh, bawal ka magka 45, 45 siya high power. Wala na hong ganun. Pag sinabi mong ganun, 8294 pa ho, at saka PD, 1866 ang batas mo. Na-repeat na ho halos lahat ito. Ito na ang bago. Dalawang klase na lang ngayon, ang baril. Okay, unahin natin. Ano ba yung small arm? Yan. Ang small arm daw, refers to a firearm intended to be used and primarily designed for individual use. Dinesign siya ng pang-iisang tao lang. Okay? For individual use, yan. Diba? Or, which is generally considered to mean weapon. Ano nga sabihin nun? Sa tingin mo, may projectile siya kahit hindi korting ba rin. What do you know? Small arm, sabi lang. Generally considered to mean the weapon intended to be fired from hand or shoulder. Small arm yun. Okay? Which are not capable of fully automatic burst of discharge. Alam mo sabihin na, fully automatic, pag dimagasin mo yan, pag nag-chamber ka, kinalabi ko, hindi mo binitawan, ubusan ka naman ang magasin niya, hindi siya hihita, brrrr, brrrr, you know, ang tagal, fully automatic. Ano naman yung burst? Kasi may mga burst doon, bullet burst, tri burst, quad burst, isang kalabi, baba, tri burst, tututup, tutudug, tatlo lagi nilalabas. Pag double burst lang, tutudug, tutudug. Basta huwag niyong binigyan kasi semi-automatic yung karaniwan natin. Pag kinalabit mo yun, kahit huwag mong bitawan yung gatilyo, isa lang ang lalabas. Semi-automatic lang siya. So, yung small arm pala, gindesign niyang pag-iisang tao lang. Sa totoo lang, yung mortar, kaya mong puputok yung mag-isa, di ba? Alam yung mortar. Buhatin mo yung base plate. Ang laki mo rin. Yung kanyo, buhatin mo. Diba? Assemble mo yung tripod, yung bipod. Wow. I-sight mo. Oh. Lagyan mo ng bala. Boom! Puputok yun. Hindi yung small arm. Kasi yung hindi dinesign pag-iisa ng tao yun. May mga katulong yun. So, hindi siya small arm. Okay? Yung small arm, portable siya, kaya iputok sa kamay at sa balikat, hindi yung pwedeng buho. Simple. Meron akong tatlong klase ang small arm. Tingnan niyo mabuti. Ano yung una? Handgun. Alam natin na. Diba? Kaya ano sample? Naipuputok sa kamay. O piston. Handgun niya. At yung isa, e revolver. O yan o, handgun. E tatlo yan. O ito, tingnan niyo.
rifle. O si Garangan, M1. Ito, yung M14, kaya lang dahil may telescope siya, sniper rifle yun. May sniper rifle kasi, hindi ho yan na ipupuli auto, sisirain yun na yung barrel. Semi-automatic lang yan. Aba, akala ko ba yung small man? Eh, yung Garan, alam ba yung Garan ng Second World War? Yun ang binida lang ng lolo ko, ha? Hindi ko na ho inabot to. Alam niyo effective range, no? Alam niyo pag sinabi effective range ng bala? Within that range, tinamaan ka 50-50, pwede kang mamatay. Ang Garan, 5 miles ho, ang effective range nun, ang 30-06. Sa kilometer, 7.5 kilometers, ang naaabot ng bala na yun. Small arm ho yun. Sabi ka nun. Eh, sabi ng batas, hindi ako may sabi na. O, ito pa yun siya, o shotgun, o small arm ba yan? Maliit ba yan? Ibig sabihin pala, yung small arm, yan palang baril na yan, dinisign pang isang tao, kahit iputok sa kamay at sa balita, diba? Na hindi pwedeng automatic o burst. Small arm na. Wala rin binanggit na kalibre. Kahit anong kaliber, siguro pag sobrang lakas ng kaliber niya, puputok mo sa balita mo, baka ikaw tumilato, hindi yung bala. Diba? O, yan yung small arm. Kaya, ano naman, dito makikita nyo, small arm, hindi siya maliit na baril. Tignan nyo, baril na dinisign pang isang tao kaya iputok sa kamay at sa balikat na hindi pwede mag-bro. Tapos, nagaran sa putok, boom, pagkasanyan, boom, 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 semi-automatic lang. Diba? Ito naman, ano naman yung light weapon? Ayan. Ah, ito pala. Pag nahulihan ka ng hindi rehistrado at hindi ka lisensyado, ng small arm, ayun, 8 years and 1 day to 10 years ang tulog. Bakit kaabuti ng 9 or 10? Eh siguro may mga 2, 3, 4 yung nahuli sa'yo. Diba? Baka kung isa yung mga 8 years, may 1 day to pang preparation mo ka-uwi. Ito na. Ngayon, pag ang nahuli naman sa'yo, 3 o mas mahigit na small arm. Ayun. 10 years and 1 day to 21 years. O reclusion temporal, kung sabihin. O baka naman kasi hindi tatlo lang. Baka isang daan yung nakuha sa'yo, habang buhay ka na rin sa ulman, 30 to 40 years ka naman. Hindi mo pwedeng bawasan ng batas yan kasi nakasunod ito. Ito ang parusa sa inyo pag nahulihan kayo. Nang iyan ay illegal. Mamaya, sasabihin ko sa inyo, yung legal na baril, ninyo ngayon, alam niyo ba, anytime pwede maging illegal yan. Mamaya, isa rin yung cert niya. Okay, ano naman yung light weapon? Kung tatlong klase small arm, yung light weapon, dalawa lang. Yan. May class 8. Sabi niya, it refers to self-loading. O yan. Siguro, meron ng bullet yan. Mag isa nang naglalagay ng bala. Ano sample? Yan. Merong Glock na model na ganyan. Meron siyang switch. Doon sa isang tuldik, semi-automatic yan. Boom, 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 boom. Pag sinwitch mo doon sa dalawang tuldik na brrrr, full auto na siya. So, maski maliit siya, hindi na sa small arm kasi capable siya ng full automatic or burst. Hindi na sa small arm. Okay? Ano sample? O yan. Yan, mga HK. Di ba? Mga full auto yan. Di ba? Mga rifle. Yung carbine, yung M2. Yung M1, small arm yun. Alam niyo kung ano yun. Binigla lang ng lolo ko yun. Second World War pa yata yun. Okay. Submachine gun. Ayan. Mga full auto yan, capable. Pero may switch yan, pwedeng semi-automatic siya. Pag capable o may paraan para mag-full auto, hindi na sa small arm kahit maliit siya. Kahit yung baril nyo, ganyan maliit. Di mga kasi, kinalabit mo, hindi mo binitang. Brrr! Hindi na sa small arm. Kasi capable siya ng full auto. Ang small arm, hindi pwede mag-full auto. Ito. Diba? AK. Bagay, may mga modelo na ngayon. AK, semi-automatic na lang. Yan, light machine gun. Portable sa kasi. Ito pa, hindi sinabi na. Not exceeding 7.62 mm ang caliber niya. With full automatic po. Oh. Ngayon dito, may nabanggit ng caliber. Diba? Doon sa small arm, wala eh.
Basta isang kalabit, isang putok, isang kasa, isang putok. Kahit gano'ng kalaki, basta kaya nyo iputok sa kamay o katulog ang balita, small arm siya. Okay? Ngayon. Eh, gusto kong i-discuss sa inyo, ano ba yung caliber? Ito. Ang caliber daw, kung may nakita kang pasyo, yung hindi pa nagagamit ay bago. Kasi pag pumutok na, may expand din. At saka yung head o yung bullet na hindi pa rin na ipuputok. Pag yung caliber mo, nilagay mo sa inches, sinukat mo yung diameter ng ulo, nakuha mo, 0.45 of an inch, yung buo caliber. Ibig sabihin pala yung caliber, yun ang outside diameter ng bullet head. Hindi yung parang bull. Matching siya mo. High caliber yan, baka nag-tempo. Hindi ko ganun. Ito sukat pala yun. Okay? Ngayon, meron kayong ano, yung ulo na nakuha nyo, sinukat nyo, eh, naka-inches yung caliber. Nakuha nyo, 0.355 of an inch. Alam mo ganun caliber, diba? 357 siguro, meron. 0.380, meron. Kuhanin nyo yung calculator nyo. Ah, i-divide nyo na 2.54. Ano ho yun? 9 millimeter yun. O kinumbert mo sa inches. Yun na yung 0.355 caliber. So, i-switch mo yung caliber mo sa millimeter. 9 mm yun. Ngayon, kung wala kang manakuha baril, eh yung bala na bumunutin mo, eh ang nakuha mo, hindi yung kanyo ng baril mo, sukatin mo. Sukatin mo ganun yung butas. Doon mo sa baril lang, hindi sa ibabaw ng rifling, kasi may raya yan. Yung baril lang, doon ibabaw ng ibabaw, sukatin mo. Nakuha mo, 0.45 of an inch, caliber 45 pa yun. Nandito na yung caliber. Okay? Ngayon. So, yan yung class A. Hindi lalaki sa 762. Eh, ano ba yung 762? Millimeter. O, convert natin sa inches. Yan po yung 30 caliber. 0.30 of an inch. Yun, kuha na lang. Yan ang 30 caliber. 762. Okay? Ngayon, eh ano naman yung susunod? Class B. Alam mo yun eh. Sabi na, refers to a weapon designed for use by two or more persons serving as a crew. Kung may mga katulong pala siya. Diba? Maski tayo magpuputokin mo isa yun, hindi sa dinesign pa iisahan tao. May mga katulong yan. Diba? Pero ngayon, mas malaki sa 30 caliber. Nahati siya. Okay? Yan. Heavy machine gun, 50 caliber yun. Diba? Ilan yan? 12 point something millimeter. Mas malaki sa 762. Diba? O, yun pa. Ito dapat, yung 5.56, M16 yun eh. Dapat yun eh, class A yun eh, diba? Kasi ang caliber ng M16, 5.56 millimeter. Which is smaller than 762. Ba't napunta sa sabi, eh, lagay mo ba naman ng grenade launcher? Hindi lumaki yung caliber niya. Napunta siya. Kung tatanggalin niyo, class A siya. Okay? Ito pa. Ayan, baka meron kayo nga. Pampabagsak na aeroplano. Diba? Yan o. May katulong yan. Hindi naman pwede. Ganon. Pumutok. Papapa mo. Lalagay ka ng bala. Hindi, may tagalagay ko ng bala. Dinesign niya. By two or more persons. May mga crew. Okay? O ito, portable anti-tank missile. Pag sinabing system, gumagamit na po siya ng electronic circuit, di ba? Pwede ang trigger niya, di baterya na, di ba? Ngayon, tapos, kuminsan, gumagamit yan ng guided bullet na, di ba? Ito, ganun din yan, di ba? So ito, yung mga bala niyan, hindi na ordinaryo, kasi mga system na yan. Eh, makakita kayo ng missile eh, di ba? Lumadaan sa mga building eh, naghahanap kung saan siya mapagtak eh. Hanapin kami mo kayo. Eh, pinutok yun ng aeroplano ha. Eh, may building dito, liisyan nyo. Hinahanap niya. Kasi yun, kinuha na ng picture yung dapat niyang bombahin. Inilagay doon sa intelligence CPU yung bala. May camera eh. Hinahanap niya, pag may nakamukha, doon siya pupunta. Ganun lang yun. Okay? Ngayon. O ito, kamerang tayo na. Diba? Ngayon, mortar. Makikita nyo rito, portable launcher,
and mortar of caliber less than 100 millimeter. Yon. Dito, kung analyze mo pala yung batas, yung firearms pala, dalawa na, small and light weapon. Ano yung pinakamaliit na caliber sa na alam ninyo ngayon? 22. Ah, 22. Ay, hindi, mas maliit na ron. 22. Luma na yung 22. Oo, may 117 na ho. Rim 5 pa nga, ano, center 5 pa nga yun eh. Meron yung mas maliit na sa 22. Ayan. Mula doon sa pinakamaliit na caliber, hanggang 100 millimeter concealed firearm. Pag lumaki ho ron, artillery weapon na ho yun, hindi na ho nare-register sa kamprami. Okay? O, naintindihan nyo na, kung may parang. O, ito ang tanong. Kung dalawang klase na lang pala ang baril sa bagong batas, eh anong batas? Ano? Ito pa, anuhin ko pala yung penalty. Nahulihan ka ng maple auto. 10 years to 12 years ang kulong. Ako, namuuso ngayon na, ha? Yung black. Papalitan yung plastic packer dun sa slide. Lalagay ng attachment. Full auto na. Nahuli sa'yo. Eh, hindi. Kinumbert mo sa class 3. Diba? Ayan na. Imbis na ho, 8 to 10 years ka. Eh, naging 10 to 20 to 12 years ang kulong mo. Naging class 8 siya. Ngayon, pagka ho nahuli ho kayo ng light report, ng tatlo o mahigit, yun din ang ano nyo. Pwede habang buhay yun. At karatiwang ho yan, wala hong bayan na pag nahuli kayo. Kung mga isa, dalawa, pwede ka pang magpiansa habang hinihiri. Pagka ho, 2, 3 or more, talagang kalabos na ho kayo dyan. Okay? Ngayon, ito ang tanong ko. Kung dalawang klase na lang ang baril na yun, ano ang kung pwedeng baril na qualified na si Juan de la Cruz? Qualified ako eh. May trabaho ko, di ba? So, matino ang utak ko. Kasi hindi neuro eh, di ba? Hindi naman ako nagda-drugs. Kaya, yeah. Ang sabi ng bata, only small arm may be registered by a qualified citizen. Small arm lang pala. Di ba? Okay, hindi pwede light weapon. Yeah. Or licensed citizen, juridical entity for ownership. Ano yung juridical entity? Ano ho yun? Yung mga private security agencies. Okay? For ownership, pwede siyang magmayari, pwede rin mag-ingat o possession, pwede rin siyang mag-conceal carry. Oh. Small arm na. 2014 onward, wala na ho tayong pag-asa magkaroon ng class A. Okay? Hindi na. Provided, qualified ka. Bring naman ang lisensya mo, yung LTOP, at i-register mo yung baril. Ngayon. At, you continue to possess. Ayan ito ha. Hanggaan nyo ito. Continue to possess. Ipagpatuloy mo ang pag-iingat ng baril. Hindi mo na ho pwedeng ibenta. Eh, sino ang bibili ng ibawal na nga ho nyo? Ibaw, meron ako. Ikaw, wala. License ka naman. Kaya pa yung type ng lisensya mo. Paano kung may ka-transfer sa'yo, eh, bawal na nga mula ng 2014 yung ipulong ito. Diba? Continue to possess. Ipagpatuloy mo ang pag-iingat ng baril. Diba? Tapos, hindi ho 1-6 ang rehistro nun. Pag inabutan kayo na meron na, 4,000 pesos o kada isang class A. Okay? So, ayaw nyo na. Yun yung baril na yun, nakakamatayan nyo na yun. E pag ayaw nyo na, you can surrender it. Or, surrender nyo na yun. Wala kong po pwede pag-transfer mo. Hindi nyo pwede ibenta. Pero pwede nyo i-donate sa mga agencies. AFP, ENP, NBI, o Bureau. Pero hindi nyo na kong po pwede ibenta yun. Okay? So with that, sabi na, eh paano ba tayo, ano, hindi lang baril ang binigyan ng privilege na mag-possess tayo. Siyempre, kailangan may bala. Kailangan mo naman yung baril, walang bala, di ba? Okay. Sabi na. Paano mo ma-re-restore yung ammunition and sa individual? Dapat daw mag-LTOP tayo. Yan yung tinatawag na yun. Eh, ano ba yung LTOP? Yan. Yan yung lisensya ng individual.
Parang sa driver license mo yan. Diba? So meron kang sariling lisensya. Yun ho ang ito. Ang baril, wala na hong lisensya ngayon. Rehistro na ang tawag doon. Diba? License to possess firearms. Okay, paano ka magkakaroon? Simple lang. Diba? So ano ba yan? Yan ho yung dokumento lang yan. Ini-issue ng chief NP through the parents and explosive office. Kung qualified ka. Okay? Ngayon, in accordance with the IRR, pag ikaw nag-grant yan, ang tawag sa'yo, licensed citizen. Noong ka pa lang, oh, remember, meron tayong caravan. Hindi kinakailangan na bumili ka ng baril kung ayaw mo, pero pwede kang mag-apply ng lisensya. Okay, oh, licensed citizen. Hindi ka obligahin ng gobyerno. Bakit pagkakuha ka ng driver's license, obligahin ka bumili ng kotse? Hindi, ba? Ganun din na, pwede kayo mag-apply. Okay? Makukuhin niyo yung mga requirement. Kasi citizen ka. Diba? Alam niyo, pag nakikipan niyo bumili ng baril, walang requirements. Lisensyado ka na eh. Diba? Utak punda. O ito, gusto ko. Ito. Ito, ganyan. Magkano yan? Diba? Sige, process. One week. O, para ka naman malengke. Diba? Pipil up ka ng application form. Bayad ka ng magkano yung baril. O deposit. Diba? Ganun lang. Dahil lisensyado ka na. Ngayon, yung palang lisensya, hindi pala isang klase lang yan. Limang klase pala yan. Meron tinatawag na type 1. Ano ba yung type 1? 1,000 pala yung lisensya niyan. Ano ba yan? Kung pwede ka palang magmay-ari at mag-possess hanggang 2 baril. May small arm. Bumili ka ng isang shotgun, isang revolver, okay na. Eh, gusto mo mas marami pa. Sabi, kumuha ka ng type 2. Hanggang 5. Pero 2,000 pesos na. Medyo mahal na ng konti yung lisensya. Diba? Yan. Hanggang 5. Pwede ka mag-registro. So, ayaw gusto mo mas marami pa. Pwede type 3 hanggang 10. So, pagka ikaw ay license ka, mag-a-apply ka, iisipin mo, anong type ng lisensya ang gusto kong piliin? At type 3 ka, 10. Punta ka sa gancho, sinsado ko na eh. Ano ba ito? Ang ganda niya na. Magkano ho yan? Isa ho niya. Ito ho, yung dalawa niya. O, dalawa niya. Hanggang sa kulo, magbibili ko lahat yan. At ito po, magkakaiba. Yung 8294 ng batas ng nakaraan, hindi ko po, actually, 2 baril lang po pwede. Tsaka yung general order na 1866. Mas qualified ka, 2 lang. Ang sabi doon sa lumang batas, ang luma, no power handgun, 0.38 caliber and below. Isa lang. 9mm, pwede kasi 0.355 yun. Mas maliit sa 38, diba? Bawal ang 45, kasi mas malaki siya sa 0.38 eh. Ang tawag nila nung araw doon, high power. Hindi pwede. 38 pababa, hanggang 22. Pwede. Pero isa lang. Eh, bakit dalawa? Ano yung dalawa? Meron pa isa. Rifle, nakalagay. Specific. Caliber 22LR. 22 lang. Yun lang ang pwede nung ariin noon. Wala na. Pero bakit wala pa yung batas na ito? Eh, dumami pa rin ko. Ay, ako pala. Buna din 33 yung baril ko nung listado nun. Iba na din siguro yung anak ni Senador Embile, si Jack Embile. Dito lang niya rito, yung International Shooting Sports, yung IPSC, sa Pilipinas. Mid-80s yun, dinala niya rito. May mga kaibigan siya, nagkukumpit-kumpit na sila. Eh, bawal pa pa rin sa atin, no? Marsha Lope. Eh, nababawal mo ba yun? Anak ng ano, Prime Minister. Diba? Yan, dinala niya rito yun. Pagdating ng early 90s, 1991 o 92, bakit pag-uusap na sila sa PNP? Kaya yun, hindi naging batas yun. Memorandum circular lang ng PNP. Kasi sa batas, 2 lang. Hindi pwedeng 3, diba? Hindi rin pwedeng 2, 2 9mm, hindi rin pwede. Isang handgun, isang rifle na 22, wala na. Ngayon, bakit dumami ba rin? Yun ang tinatawag ng memorandum circular number 7 ng PNP. Yun ho yung gun club recognition.
inayagan ng lahat ng legitimate member ng gun club na mag-possess at magmay-ari ng baril na ginagamit sa competition. Alam niyo naman, pag international competition na, eh kahit nga China, yung Australia nga, bawal ang handgun doon, yung mga shooter, meron eh. Diba? Pag international na kasi, mahirap tumanggit yan, makisamang sa kapwa, bansa mo, diba? Pinayagan tayo ngayon, ngayon. Ilan? Nakakaw. Nakalagay doon. As long as the GPNP approves. Oh, Jesus, no, no, no. Diba? Ayun. Ngayon, pagdating yung number 7 yung circular number 7, 2006, binago yun. Ginawa na lang 8. Plus yung dalawang General Order 1866, PD. So hanggang 10 na lang. Pero kung natatandaan din mo, hindi ka makakabili ng 45, magnum 357 kung hindi endorsed ng gun club president. Requirement noon, member ka ng gun club. Yun ang condition, is memorandum circular 7. Kung hindi ka member ng gun club, qualified ka hanggang dalawa lang. 38 pababa, tsaka isang 22, lakan. E di sunod naman, member ka sa gun club. Yung gun club president, kaya i-endorse ka ngayon. Bibigyan ka ng endorsement to. Ito, member namin, lumalaro yan. Papayagan mo yun. Yun ang istorya bakit dumami. Pero wala pa. Itong bagong batas. Hindi pwede, hindi ka member ng gun club. Pero ngayon, ito. Yung 10591, Republic Act. Hindi mo na kailangan ng gun club. Kailangan mo ng gun club. Pagka mag-gun safety seminar ka. Binalas ka. Pag kinunan ka ng letrato, sinimig ka. Ito, nawala. Diba? Mali yun. Nakita niyo yung number ko dito. Hindi na. Pag may gun club na nag-ganon, text niyo sa akin. Bawal yun. Ha? Kasi sa batas, nakalagay, that the applicant of LDAP should pass the gun safety seminar. Ano yung pass? May test yun. Pupunan ng picture. Sir, 500, 1,000. Bawal mo yun. Kayo na wala, hindi nyo alam yung batas. Diba? Eh, nagtiguro kang magmaneho, hindi mo alam yung traffic rules and regulation. Eh, di puro holy na ako dun. Diba? So, yan. Ngayon, gusto mo mas marami sa 10. Pwede mo type 4 ka. Mukhang namali yung pindot eh. Hindi 4,000, hindi 5,000. Lumundang. Ha? Di, gusto ko mas marami pa eh. Wala. Mas mahigit pa sa 15. O ilan? 10,000 ang kanyang lisensya. At kinakailangan mag-apply ka pa ng gun collector permit. Plus 5,000. So ito. Ilan ang pwedeng i-possess ng type 5? Mahigit sa level 5. 16, 17, 20, 100, 1,000, 1 million. Hanggang kaya mong bumili. Hindi mo kailangan ng gun club. Pero, ang policy ng FEO, Firearms and Explosives Office, yan ang namamahala sa lahat ng baril natin sa civilian at pati yung naka-issue sa mga pulis at militar. Okay? Ito, bali, kung sakali na hindi dyan na marami ka ng baril, diba? Importante dito na meron kayong ito. Ayan. Oops. Now, dito, ang policy nila ito. Kung bago ka palang magbabaril, ibig sabihin, nung 2013 pababa, baril ka na, iba yun. Ngayon ka pala magsisimula na magpuposes, mag-uon ng baril. Ang panis nila, hindi ka pwedeng umili na mahigit sa type 3. Ipip ka na. 1, 2, 3, pwede, bago. Pero more than yung 4 and 5, hindi ko pwede, yung bago ka pala. Okay? Ngayon, sabi na, dun sa individual daw, diba? Eh, meron daw standard requisite para maka-apply ka ngayon ito kung maging isensyado ka. Dapat Pinoy. Pwede na rin yung dual citizen. O kaya, naturalized citizen. Pwede pinayado na yan, IRR. Pangalawa, at least 21 years old. Okay? At yung huli, ito mabigat.
Standard requisite is a must for every applicant that have gainful work. Aba, yung ITR mo, negative, nalulugi ka. Pwede nyo i-deny. Pag sinabing gainful work, kumikita ang negosyo mo. Ito nyo. Binigay mo yung ITR mo, negative, nalulugi ka, dalawang tao na. Jesus Marios. Pwede nyo i-deny yung applicant. Dapat may trabaho, hindi pwede wala. Kung retired na, certificate of retirement. Yan o. Pag meron ka ng tatlo, may problema pa rin. Provided, sabi niya, na wala kang pending na kaso na ang itakak ng parusa ay mahigit 2 taon. Hindi pa tapos yung hearing, ha? Okay. 2 years and 1 day. Ano ka? 2 years and 1 day to 6 years. Hindi pwede. Pero kung nasabihin, 1.5 years to 6 years, pwede. Kasi less than 2 years yung ano. Ngayon, kung sakali man na meron kang more than 2 years, 2 years and 1 day, diba? Pwede pa rin, pag yun ay nakasuelto ka na, tsaka ka pwedeng mag-apply o i-approve yung iyong application. Okay? Kaya sabi niya, applicant must have been, ito pa. Maski na naservisyuhan mo na yung iyong kasalanan, pero involving moral turpitude, yung mga sa mga nung gali, diba? Hindi ka rin maasabahan. Kaya nga meron tayong national police bureau. Diba? Doon tinitingnan nila yun. Kung nagkaroon ka ng kaso, kapapsyal ko ka na, o kaya, naservisyo mo na, pero involving moral turpitude, hindi ka rin maasabahan. Ngayon, kung wala naman yun, okay, tuloy. Pwede ka na mag-fill up ng application form. Yan. 2 kopya dapat maiwan sa'yo. Kung kukuha man yung abogado, eh, basta may 2 sa'yo. Okay? Tapos, ngayon, digital na. Alam mo, sa totoo lang, natutuwa ako dun sa mga pupunta nung araw, 2014, 15 sa FPO. Eh, nung araw kasi, wala naman yung eltop-eltop eh. Eh, ano yung index card eh. Sabi mo, nasa front line. Meron po ba kayong FPO account? Eh, ano po ba yun? Gumawa ko kayo sa cellphone na. Ako hindi ko maalam. Yung cellphone na, Nokia ni Pindot eh. Iba na ho panahon na yun. Kung hindi kayo marunong mag-smartphone o computer, huwag na lang mo kayong magparel. Or, paturo kayo sa apo nyo. Hindi na ho po pwede wala yun. Diba? Eh, pagka dipindot-pindot pa, Jesus Marlones. Diba? Ito, pag nag-a-apply ka, yun, ilagay mo lang sa Google. www.fpo.system.com. Pum! Pag-pinot mo, yan ang lalabas. Pinapay mo lang kaya. Importante yung email. Mas maganda yung email address nyo, hindi po, pinabago na lang kayo. Nung araw, dyan nila, mag-check password ka. Diba? O, yung link, pinadala sa email mo. Aba, eh, ako may sinasabihan kaya at yung mga kaibigan polis nung araw. Lagating stakan mo. Eh, ang taga na ng iba rin, di ba? Ay, meron mo kayong account na wala mo rin. Sa type 1, wala pa kang 3,000 kompleto na pag-requirement. Meron kayo 1,000 lisensya. 900 yung euro, 300 yung drug. Kapag senior ka, ay may discount pa. Wala. Konti lang mo magkakastos. Na dahil hindi mo alam, kukuha kayo na. Tapos sila nakakuha ng account mo. Kaya niyang buksan anytime na wala ka ng privacy. Okay na. Simple lang ho yan. Kaya ang payo ko, mag-iumpisa kayo, punta ka sa gantla, paturo kayo. Pag hindi kayo tinuruan, i-text mo ko. Kuhanin niyo yung pangalan ng instructor. At sabihan ko, turuan mo yan. Ha? Ganun lang ho yan. So, ano ang requirement? Siyang. Tapos, oh, yung pamera ka niya, ina-upload na lang ho yan. Diba? Ina-upload lang yan. Minsan lang kayo pupunta sa krami. Ito, yung ipupunta nyo. Yung neuro, tsaka yung drug test, at tsaka yung national. National police bureau, pwede na sa muntin doon pa, meron online lang eh. Diba? Oh. Yun yung pag-upload na, hindi kinakailangan sabay-sabay. Una, application mo, nag-notaryo. Upload mo. Oh, after 1 week, nakuha mo yung NSO mo. O kung wala kang NSO, unexpired passport, pwede.
group of citizenship yun. Group of address, kailangan din. Diba? I-upload nyo. Huwag nang lalampas ng aming mag-run. Kasi, yung national police clearance, aming mag-run lang yun mapapasok. Kung lumabas ka ng 10 buwan, kukuha ka lang uli national police clearance. Pero yun yung nag-artes, hindi. Isang taon na siyon. Hindi na yun. Huwag kang mag-apura. Diba? Okay. Yung neuro drug test na result, automatic ko, pinadadala na sa account mo nung crime lab, pagka yung drug test, yung neuro, yung health service. No. Wala akong kinalaman dun yung FEO. Okay? O, pag businessman ka, yung proof of income mo, yan. May ITR ka, may SEC, di ba? Kung government employee ka, yung yung appointment, di ba? Yung, kung pwede mo yan. Yan ang requirement. Ngayon, kung mag, yun ang requirement ng bago, ito ho mag-re-renew. Mag-re-renew ka ng license. Ito naman. Lima lang ho yan. Hindi ho lang yung isa. Kukuha ka yung neuro drug test. Okay? Siyempre, yung application form. Okay? Notaryado yan. Upload mo na yun. Di ba? Upload, i-following, i-upload nyo yung nasa baba. Notaryadong application form, notaryadong, ito ho, may bago tayo ngayon, ito ho. Yan. Kasi dahil dito sa bagong batas, eh, pinahaba, alam mo na si Dibong, eh, gusto niya mahaba lang ito, no? Dati, ang LTOP o lisensya, 2 years, kada 2 taon, re-renew. Okay? And nun hong, June 6 o June 9, naaprubahan na, nakalagay na sa batas yung ano, na 5 hanggang 10 taon na ang renewal. Okay? So kaya ito, kung mag-a-apply ka, sa LTOP lang ito sa lisensya, may additional siya, affidavit of undertaking, may form ho yan. Kung gusto nyo mag-apply na 10 taon bago ma-expire. So may bagong form. Okay? Ayun. Yun yun. Diba? So, ganun siya. Ayan. Kapilabit siya ang undertaking. Ayan, i-upload ko National Police Insurance. Okay? Ngayon, yung renewal naman ng firearms, eh, mas madali siya. Ayan. Tatlo lang. Diba? Siyempre, pag ano na yung resibo, i-upload mo ulit ang 4 siya. Yan ho ang renewal. Okay? Okay, ngayon. Ano ba yung patas na bago, na sinasabi ko, na nagbigay sa atin ng choices na 5 or 10 years. Yan ho yung Republic Act 11766. Okay? Nakumbalan ho yan, May 6, 2022. At pinatupad dito yung June. Okay? Ang tawag ho dyan, fixing the validity period of license to own and to possess firearms and registration and permit to carry outside residence. Bagong-bago ho yan. Okay? Okay. In a minute, yung dalawang seksyon, 10591. Okay. Yeah. Ano yung in a minute? Section 19. Ano yun? Renewal ng license at saka registration. Dati kasi yan, yung license 2 years. Yung registration 4 years. Ang renewal. Yan ho ang inayos. At yung isa, section 7, yan ho yung carrying yung PTC4. Yun ang binago. Okay. So ito ngayon yan. All types, sabi nga, lahat ng klase raw ng lisensya shall be renewed every 5 or 10 years or may choices kayo. Di ba? In the option of the licensee. Yung 10 years mo kung naka-10 years ka. Yun ho yung nilalaman ng affidavit of undertakings. Nakalagay doon, yung addition, bago-bago ko yung pipinapan mo yun. Ako, si Juan de la Cruz, gusto kong mag-a-apply ako ng 10 years na renewal ng aking license. So, ganyan, panunotary mo yun. Na ako ay nakahandang mag-submit ang neuro at drug test whenever the PNP requires. Yun yun. Kaya halimbawa, doon na ako nisagbihan kayo, o submit within 30 days, hindi ka nag-submit. Pwede pong kanselahin yung lisensya ninyo. Sa totoo lang, yung every 2 years, ang rason
ng Kongreso nung yan na yung ginawa noong 2013. Sabi na, bakit ba yung lisensya yung 2 taon? Yung baril ay 4 na taon. Hindi ba pinagsama? Pinagsabay. Diba? Ang reason ng kung bakit every 2 years, so that the government can check your mental aptitude. Ayaw nilang magaya tayo sa Amerika. Pupunta sa simbahan, umamarin. Diba? Pupunta sa sinihan, umamarin. Sa ospelahan. Kaya dito, meron drug test at saka meron ng neuro. Ngayon, kung gagawin 10 taon, sa totoo lang, ang requirement ko ng psychiatrist, every 6 months eh, dapat nininuro tayo. So, mag-depress ka, libre ka, numarin ka na. Iniwan ka ng misis mo, dinala lahat ng properties mo. Nainis ka na, numarin ka na. O, di ba? Ganun mo yun. Kaya ito, yung undertaking na yun, nangangako ka na pag nirequire ka. Hindi naman sinabi, every 3 months, every 5 months, wala sinabi mo. Yun know, ang result. Okay? Ngayon, for renewal, only licensee who are in good standing, ito, kahit gusto mo 10 taon, eh meron ka palang derogatory record, 5 lang ang ibibigay sa'yo. Ano yung derogatory record? Nag-reporta ng lost parents. I-report mo. Hindi nyo pwede hindi mo report, kakakapit sa'yo yun. Di ba? Ayun. May derogatory record ka na. Hindi pwedeng hindi maapubahan kung request mo 10 taon. Okay na. So. Tapos, failure to renew. Yan. Ito, sinasabi ko kung ina pa ng opening natin. Hindi ko maintindihan bakit may mga, kaya nga ito sinatawag ko, how to be a responsible landowner. Maraming individual na napapasunod ng ito, pati parang registration, baliwala sa kanila. Naku, ako hindi mo lang alam sa totoo lang. Ang batas, pag napaso yung LTOP mo, ha, yung LTOP, yung baril ay hindi pa. Kasi 4 taon siya. Sa totoo lang, yan. Yung lahat ng baril mo, kahit hindi pa paso ang rehistro, you have to surrender it. Pag yung LTAP mo na pasok ang gabi, ha? Ano mo ngayon? 13, di ba? Sa gabi, alas 12, eh 14 na ngayon. You have to surrender it already. Noong araw, sa 82-94 ng Republic Act, kahit 10 taon pasok, huwag mo lang inilalabas sa bahay na mahuli kang nasa labas. Hindi sa bawal. Pero pag re-renew mo, babayaran mo kada taon ng penalties. Matanda nyo. Parang 750 pesos per year pag 9 millimeter yata. May calibers eh, may graduation. Ngayon wala na hong penalty. Napaso noong 2014 hanggang hindi mo nag-renew. At nahuli kayo, pulong. Bakit? Wala ka ng authority to possess firearms. Bakit nasa iyo pa yung baril na yan? Eh, hindi pa hong paso eh. Eh sabi nga ng batas, pag napaso yun, lahat ng firearm na naka-register sa pangalan mo, you have to surrender it for deposit. Yun ang batas. Kaya hindi ko maintindihan bakit pinababayaan. Diba? Pasabihin ko dun sa iba, may members ako. Hindi ko pa nag-gun safety seminar. Paano ka nagka-elto? Eh, tinunan ako ko ng picture at saka kung pinagbayad ako. Anong gun club yun? Ako ho kasi ang presidente ng Philippine Institute of Firearms Instructor Association. Lahat ho ng licensed gun safety instructor dumaan ho sa akin. Kalahati lang ho ang kapasan. Ito na. Bawal ho yung kukunan na kayo, nag-short up kayo. Oh, okay lang, walang test. Kayo ho nawalan. Diba? Ang importante, alam niyo yung batas eh. Diba? Okay. So yun ho ang kondisyon. Hindi pa ho nakatutupad yan sa loob ng ilang taon na 2014. Kasi meron mong tinatawag na tawag doon, nag-default yung pag-iintumayt ng batas. Pero kung patutupad ho yan, buo, napasok kagabi, immediate you have to surrender it and the day after. Pag nakato kayo at nakita illegal possession of firearm, parang driver's license, pasuhin. May karapatan ka ba magmaneho? Wala. Parang ganun nyo. Kaya huwag natin pangalampasin. Pwede nyo nang i-renew within 6 months eh.
December? Oh, di June, July, August, September. Pwede ka mag-renew. Huwag kong lampas ng 6, within. Pag 7 natin po, hindi alam yung computer yun. Hindi ka pa nang renewable eh. Yun yun. Ano? Ito naman. Yun know, sa lisensya. Ito naman may registro. Registration of farm. So, hindi rin yun. Every 5 or 10 years, sa option ninyo rin. Diba? At pwede rin ito na yun sa ano nyo, sa birthday nyo. Ayan yan. Diba? So, within 6 months before the status, which shall recon to the birthday ninyo. Okay? Ngayon, all firearms licensed before. Kasi marami pang baril na sa ngayon na hindi pa nare-renew para ang license pa noon. Ha? Ngayon, hindi na eh, para ang registration. So, we required ballistic tests and extensive procedures to be conducted. Kasi marami pa rin yung ganoon na minsan 30 taon ng paso, hindi nila nare-renew. Eh, buting hindi ka nakakatok. Hindi, lumiakit kasi ito ng address eh. Nalipat ang bahay, eh, hindi rin nawala na siya, di ba? Pero kung mahuli kayo doon, illegal possession po yun. Kasi expired eh, di ba? Okay. Ito. Failure to renew. Ano yung failure? Yung registration nyo. Di ba? Automatic po yun. Ha? Automatic revoke of such registration and shall be confiscated and forfeited in favor of the government. Napasok kagabi. Ha? July 30, yun mo, 14, paso na yun. Pwede kong kumpiskahin na yun. Diba? At pwede kayo ikulong kasi yung LTOC. Pero kung yung LTOC nyo, hindi kong paso. Yung baril ang napaso. Diba? Yung specific na baril lang na napaso, ang isusurrender nyo. Hindi kong lahat. Pero pag LTOC ang napaso, paso o hindi, surrender lahat. Wala ka ng authority to possess para. Tindihan nyo. Ah, 8:30 na eh. Nag-overtime kasi nung 5 minutes pa. Kung na 8:30 na ba ako, hanggang 10 o'clock yata, sabi na ko ngayon. Okay. Pero may due process na mga ba? Diba? Hindi mo nyo. Now, ito pa. Meron kayong option, sabi na. The option of the licensee valid for firearm. Pwedeng gusto nyo, kasi kung minsan yung LTOC nyo, iba yung year nung rehistro, di ba? Kasi 2 taon, yung isa 4 na taon, pwede nyo mag-request ng pag-isahin na lang sa birthday ninyo. Yan ho yung sa bagong batas. Ito pa tandaan nyo. Anong i-renew ninyo kung paso na? Sila na. Renewal is only applicable if it is not yet expired. Parang ulam. Pag ang ulam panis na, hindi mo sa pwedeng iinit. Kaya nga dito yun, i-revoke na kukuhanin na yung mga baril nito. Kung may patutubad lang tama yung bagong batas. So huwag natin pabayaan na ba naman yung binigay para mag-renew kayo. Eh sa renewal eh, ano lang, yung malang ng mga requirements. Diba? Neuro drug test, national police clear, application form. Mag-renew lang eh, di ba? Ang marami yung bago. Oh, kaya sabi na ito, kung meron kayong inabutan na meron class A, kasi may bagong 2014, meron ang lisensyado ng M60 sa inyo. Obligasyon daw ninyo, ha? Yung light weapon, to police station, obligasyon ninyo na isurrender yan. Hindi ho dapat kayong tinakatok at pinapakulaan na. Okay? Okay, ang failure to surrender within the illegal possession, ha? Oh, ito. Alam ko ninyo, ang lisensya, hindi ang address ng lisensya, hindi kinakailangan nakapareho ng address ng baril. Pwede magkaiba. Ito yung address, ng licensee, yung LTOC. Ang sabi niya, place of abode. Ibig sabihin, ito yung tunay mong bahay. Umupa ka sa Maynila, pero taga-Cebu ka. Umuwi ka every month. Majority ng property and interest mo nasa Cebu. Ang gawin mong address ng ganito mo, Cebu. Kasi ito, maintindihan nyo, yung place of abode. Okay. Kaya mas maglipat-lipat ka ng bahay, yung lisensya mo, nasa Cebu.
pwedeng address. Ang barin kasi po pwedeng location where the firearm can be kept as indicated dun sa nilagay nyo dun sa registration form. Halimbawa, kakasibo ka man, dito mo kailangan nyo ba, katrabaho ka. O hindi dun sa bahay mo rito i-address. Pwede yun. O kaya meron kang pag-aistar doon sa Laguna. May shotgun, doon nyo kayo. Para pagdating mo, doon mo kailangan may shotgun, di ba? O, gano'n nyo. Diresaros ka sa Batangga, doon siya, doon nyo kayo. O, doon sa bahay sa Cebu, ayaw ni Mrs. O, ayaw kong ibaril. Pwede mo kong lagay ng baril doon. Pwede yun. Diba? O, anong disadvantage noon? Diba? Wala ko pala rito yun. May advantage yun. Hindi pa lang PTC ko. Okay? Anong kuha nyo na yun? Okay. Ito pa. Sabi ni Pangde, pwede yan. Dala-dala ko yung baril na sa trunk naman sa kotse. Hindi ko lalabas. Bawal ko yun. Vehicle is not an extension of the residence. Sa Amerika, totoo yan sa Amerika. Kasi may mga motorhome sila. Ako nga, nanghiram ako ng baril yun. San Francisco, pumunta ko ng ano, Michigan yun. Kaya sabi ko sa kapatid ko, wala akong papel. Ano mo yun? Lagi mo nga sa trapo mo. Ano mo ng papel? Kahit ka ko lang. Eh, kaya kung gayaw ka na ako, layo ka ng Michigan yung galing mo. Linerbos ako tuloy eh. Nag-rental lang ang motorhome mo. Hindi, wala akong gusto. Lagi mo sa trapo mo. Bakit mo nilalagay sa loob ng kotse? Naku, sa Pilipinas ka ako eh, mas nasa kotse. Ilabas mo, nakita, kagaparanyaki ka, nakita yung baril eh, nasa Makati. Eh, ang nakalagay dun sa, parang registration mo certificate eh, paranyaki eh. Oh. Actually, wala namang kulong, pero technicality yan, pwede masuspend or makansel ang inyong ito. Okay? Vehicle is not an extension of your residence. Maliban lang sa sasakyan, hindi mo ilalabas sa garahe mo. Andun din si bahay mo, di ba? Okay. Pag nilabas mo yung sa kalsada, bawal na. Kasi yung kalsada, alam mo ba yung security guard? Papatrasin ka, bako. May dalang shotgun. Kung sa kalsada, bawal yun. Ang papel nung dun shotgun, dun lang sa address perimeter ng bako. Kung kalsada, hindi bako yung tao. Oh, ayaw na, trabaho nila yun. Ganun ka-critical yung address. May bahay ka. Ano tawag doon? Yung duplex. Naka-address sa A. Yung baril mo. Eh, sa'yo rin yung B. Nilipat mo ron. Nasita ka. Illegal possession. Kasi hindi yun mo nang kalagay doon sa address eh. Yun ang ibig sabihin mo. No? Yan, kung gusto nyo naman. Yan, ilipat-lipat yung baril. Di ba? Ang sabi nito bagong batas. Yung PTC for the 2 taon na yun. Dati, kapit 10 taon. Ang PTC po naman, pag na-expire, huwag mong matakot. Walang penalty ko kung na-expire, huwag mo na ilabas yung baril mo. Kaya na outside residence or office. Okay. Kung gusto mo talagang ilabas yung baril mo, hindi mag-apply ka ng PTC po. O, di kahit siya nyo dalhin. Pero, may mga policies na mga establishment. Bawal daw ang dalit sa simbahan. Maawa, ano mo guys, Jesus Christ, nakapako naman, dadalhin ko ng baril. O, di ba? Bawal na ninyo sa mga mall, diba? Ito. Ano ba yung PTC form? Dokumento lang yan na inaprubahan, ini-issue ng CPAP at saka ng sekretaryat. Okay? Ang sabi ito, ito nasa bagong revised area natin. Ano ba ito? Ha? It must be concealed or hidden manner. Ano concealed? Nakatago. Diba? Okay. Hidden, hindi nakikita. Okay? Or handgun, sabi na. It must not be physically bodily tucked. Noong nakaraan, wala yan. Bawal kayo magsupit sa pewa kahit naka-outstrip. Okay? Yan ang sabi niya, diba? Tapos, pwede nasa hand luggage. Such as clutch bag, belt bag, gun case, or the like. You know? Ano, sa akin ako, meron akong personal definition ng ano, concealed. Sabi niyo ba, basta hindi nakikita sa watch bar. Ako hindi ganun. Ang intindi ko sa concealed ganun ito. Siyempre, kaya kami PTC for me, threat ka. Kasi may threat assessment yan. Okay. Siyempre, pag sabi mo sa sakyan, naka-ready yun. Pero huwag nyo lalagay doon sa upuan. At walang tintong kotse mo, nakita nung nakasakay sa bus.
Pwede kayo itawag sa 911. Diba? Kasi flagrant display ng baril, eh bawal din. Kasi public alarm yan. Okay, ganito. Pagbaba ko sa kotse, sa mall, uy, i-plackboard ako. Nakalimutan ko yung baril sa kotse. Binuksan ko, hindi ako sumakay. Binuksan ko, plackboard ko. Ano ako? Nilagay kong ganun. Nakita nung isang driver doon ang baril. Can you call that concealed? Sinara ko. It's no longer concealed for me. Sa tanda mo yung pupunta mo, tindahan, pupunta mo. Imagine mo kung dapper ka. See? Dapat, ang definition ko, there should be no public knowledge that you're carrying para sa tutunga, dapat ikaw din ka ang dalakay. Parang ganun. Pag may nakakala ng dalakay, it's no longer concealed. Diba? Iba yung hidden. Yung hidden na ganun yun. Ganun siya mag-ato siya. Ngayon, pagka naman daw shotgun, nasa rifle, dapat nasa gun case, gun lang. Okay. Ito ba kayo na-untalk? Pwede ba ba? Umalis na yung boss natin ah. Ano na lang? Okay. Sa PTC 4, ang requirement kasi threat assessment. Yung threat assessment, nakukuha yan sa intelligence office ng chief of police kung saan city ka nakatira. Para niya kay, punta ka sa office niya, mayroong intel departmental. Kung ka mag-request. Personal letter yon sa chief ng police department, nakukuha ka. Yun. Wala akong bayad yun. Okay? Ngayon. Pero yung threat assessment, mayroong exempted. Yan yung nakalista na yan. Hindi mo kailangan threat assessment. DRC card lang, pwede na. Okay? Nasa batas siya kasi. O kaya elected incumbent. Pwede siya na nga. Ngayon, hindi lang PTC 4 ang paraan para ang baril mailabas ng bahay. Meron siyang permit to transport. Ngayon, kaya lang, yan na i-issue pagdating dito sa FPO, pag sa mga probinsya, sa RCSU. Kaya lang, kung ang purpose nyo yung mag-practice, wala na ho muna sa ngayon na PTT na yung binibigay sa mga practice. Ang binibigyan lang ng PTT ngayon, kung may naka-schedule na laro o match. Yung specific date, yung haba ng laro. Dati kasi meron kami 3 months, may 6 months, yung PTT namin pag lumalaro kami. Ngayon, wala nang ganoon. Kung kailan lang yung match, yun na. Or, kung pwede ho, gun testing. Ibigyan kayo ng mga 3 days. Pwede meron ng firearm for gun testing. Pero karami ng PTT na ginagamit natin, purchase, pag bumili kayo ng baril, kailangan bago nyo kuhanin dun, dalhin sa bahay nyo, gan sa tindahan, i-check nyo yung PTT. Kung yung date na yun, eh hindi expired. Pag expired ka, binitbit nyo na checkpoint kayo, oh, illegal possession na naman kayo. Okay? Kasi, may parusa ko yun. Maski na lisensyado ka at registrado, in the absence of PTC 4 or PTT, may tulong ko yun. Ang tawag doon, tapos may multa pa yun, 10,000. Tapos, ang tawag doon, prison correctional. 6 months and 1 day to 6 years ang tulong. Lisensyado ka, registrado pa rin, dinala mo ng walang PTT or PTC 4. Kaya, ano sabi dun sa ano, address ng baril? Yung address na yung kung saan mo itatago, permanente yung baril. Inilabas mo ng walang permit, bawal ko yun. May kulong ko yun. At yung pangatlo nun, din na natin abutan dahil makaabutin tayo bukas ng alas 9 ng umaga. Diba? Yun, eh, kung tutuusin, yung mga ganong kaso, diba, kailangan naiintindihan natin. Hindi natin karapatan na ilabas ang baril ng walang special permit. Okay? Gun repair, pwede ho yan. No? Nasabihin nyo, pero ho yung gun repair within the jurisdiction of your residence lang yun. Hindi ho, taga-Paranaque, pare-repair po sa Cebu. Hindi ho, ngayon. Within the jurisdiction, kung may gun speed doon sa malapit sa inyo, doon lang po kayo bibigyan. Okay? Ano? Gun repair, purchase,
tapos sa mga laro, mga matches, at saka gun testing. Okay? Ngayon, ayan, ito pala yung shooting na yan. Okay. Okay, ito pa. Ayan, buputulin na natin dito. Sabi ko nga, tatong oras tapos ito. Okay, dito. Yung PTC4, pag binitbit nyo yan, kung dahil for safety belt, dapat loaded yan sa lagit na lang ang kulang. Diba sabi ko, anong open dito? May PTC4 ka, tapos chamber empty. Hindi ako naniwala nun. Diba? Remember, ang self-defense, binarito muna ng tama. Kaya ka makaka-defense. Eh kung marunong nyo, sa putok ka, diba? Defense mo, wala na. O nakita niya si Ade. Ay, kapan? Ha? Yung unang putok, hindi naman tinuwaan, diba? Nakakatawa yung mga security nung ngayon nanganap yung puputok. Hindi sinipir yung target. Tinumahan sa leg. Pangalawang putok. Okay? Ngayon, kaya sabi ko, parang Kennedy at ayun. Hindi ka may Kennedy, ganun din. Ngayon, ang PTC4, pwede nyo bitbitin. Loaded, nakakasa, nakasip. Pwede yun. Ngayon, dapat kundisyon kung 1911, kundisyon ng barrier na. Baka mamaya eh, ilagay nyo sa ano, yung safety pa na nun, nagkaroon nag-disable yung grip safety, yung dato. Kaya nga nauso yung ano eh, yung striking fire. Yung mga gaklak, walang safety yan. No? Ang safety niyan, yung nasa kalabitan. Hindi mo puputok niya, kundi mo pinindot ang kalabitan eh. Inestin na ng FBS America. Para 20 years ago. Kaya naging ano nila yan eh. Personal ano ng FBI. Niload yan, kasato lahat. Walang safety yun ha, kundi yung trigger lang ang safety. Ibinato yan sa 4-story building, 4 beses, hindi pumutok. Yun ang ginawa nila ng ano. Official sidearm lang. Yun. Ngayon, siguro kung panlimang yung hamis na, pumutok na yun. Ganun yun. Ngayon, pagka mong PTT, bawal ninyong dalhin. Transport, kasi transport lang eh. Nang may nakasalpak na bala. Or even, an empty magazine, bawal. Yung baril, nasa gun case, may nakasalpak na empty magazine, bawal din. No? It should be in the way. Ang PTC4, kalabit lang ang kulang, pwede. Huwag niya na. Eh, gusto ko nang tapusin dito kasi. Okay. So anyway, any question, pwede naman ho kayo bukas ulit. Kasi gabi ho, nandito ako. Kaya lang, bukas at sa oras lang, hindi ko maalam kung anong tatanggalin ko. Okay? Siguro yung kadugtog naman nito. No? May question pa po kayo. Kasi umiyan na ho yan, tayo. Ay, sige ho.